ikalawang hari, si Elias at si Haring Ahaziah. Unang kabanata. Nang mamatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel. Isang araw, nahulog si Ahaziah mula sa bintanang may rehas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria at lubha siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron, para magtanong kung gagaling pa siya sa pagkakabaldado niya. Samantala, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Salubungin mo ang mga mensahero ng hari ng Samaria at tanungin mo sila, bakit kayo pupunta kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang diyos sa Israel? Kaya ngayon, sabihin ninyo kay Ahaziah na ito ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Pagkatapos, umalis na si Elias. Nang masabihan na ni Elias ang mga mensahero, bumalik ang mga ito sa hari. Tinanong sila ng hari, "Bakit kayo bumalik?" Sumagot sila, "Sinalubong po kami ng isang tao at sinabi niya, 'Bumalik kayo sa hari at sabihin ninyo ang sinabi ng Panginoon.' Bakit nagpadala ka ng mga tao para magtanong kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang diyos sa Israel? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Tinanong sila ng hari, "Ano ang itsura ng taong sumalubong at nagsabi nito sa inyo?" Sumagot sila, "Nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng hayop at nakasinturon na yari sa balat." Sinabi ng hari, "Si Elias iyon na taga Tisbe." Pagkatapos, pinapunta ng hari ang isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Umakyat ang opisyal sa ibabaw ng burol kung saan nakaupo si Elias at sinabi niya, "Lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka sa kanya." Sumagot si Elias sa opisyal, "Kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka, pati ang 50 tauhan mo." Dumating nga ang apoy at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Muling nagpadala ang hari ng isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Sinabi ng opisyal kay Elias, "Lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka agad sa kanya." Sumagot si Elias, "Kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka, pati ang 50 tauhan mo." Dumating nga ang apoy ng Diyos mula sa langit at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Nagpadala ang hari ng ikatlong opisyal kasama ang 50 tauhan. Pagdating ng opisyal kay Elias, lumuhod siya bilang paggalang at nagmakaawa, "Lingkod ng Diyos, mahabag ka sa akin at sa mga tauhan ko. Huwag mo kaming patayin na iyong mga lingkod. Nalaman ko na sinunog mo ng apoy mula sa langit ang dalawang opisyal at ang mga tauhan nila, pero mahabag kayo sa amin." Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, "Sumama ka sa kanya, huwag kang matakot." Kaya sumama si Elias sa opisyal papunta sa hari. Pagdating ni Elias sa hari, sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, bakit nagsugo ka ng mga mensahero para magtanong kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang diyos sa Israel na mapagtatanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Namatay nga ang hari ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Dahil walang anak na lalaki si Ahaziah, si Joram na kapatid niya ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Joram noong ikalawang taon ng paghahari ni Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ng Huda. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaziah ay nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel. Dinala si Elias papuntang langit. Ikalawang kabanata. Nang oras na kukunin na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, naglalakad sina Elias at Eliseo galing sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Bethel." Pero sinabi ni Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan." Kaya pumunta sila sa Bethel. May grupo ng mga propeta roon sa Bethel na pumunta kay Eliseo at nagtanong, "Alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guru mo sa araw na ito?" Sumagot si Eliseo, "Oo, alam ko.
Pero huwag na nating pag-usapan. Pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa Jericho. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya pumunta sila sa Jericho. Muli may grupo ng mga propeta roon sa Jericho na pumunta kay Eliseo at nagtanong, alam mo bang kukunin na ng Panginoon ang guru mo sa araw na ito? Sumagot si Eliseo, oo, alam ko, pero huwag na nating pag-usapan. Pagkatapos, sinabi ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na lang dito, dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Jordan. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. May 50 miyembro ng mga propeta na nakatayo sa unahan at nakaharap sila sa lugar na hinintuan ni Elias at Eliseo sa ilog ng Jordan. Hinubad ni Elias ang balabal niya, inirolyo ito at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, bago ako kunin sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Sumagot si Eliseo, gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mahirap ang hinihiling mo, pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo. Habang naglalakad sila na nagkukwentuhan, biglang may dumating na karuwaheng apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila. At biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, ama ko, ama ko, ang mga karuwahe at mga ngabayo ng Israel. At hindi na niya nakita si Elias. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Dinampot niya ang balabal ni Elias na nahulog at bumalik siya sa tabi ng ilog ng Jordan at tumayo roon. Hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, nasaan na ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nang ginawa niya iyon, nahawi ang tubig at tumawid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Jericho, sinabi nila, ang kapangyarihan ni Elias ay suma sa kanya, kaya sinalubong nila si Eliseo at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sinabi nila, may kasama kaming 50 malalakas na tao. Hayaan mong hanapin nila ang guru mo. Baka dinala lang siya ng espiritu ng Panginoon sa isang bundok o sa isang lambak. Sumagot si Eliseo, huwag na ninyo silang paalisin. Pero nagpumilit sila hanggang sa nahiya na lang siya na tumanggi. Sinabi niya, sige, paalisin ninyo sila. Kaya pinaalis nila ang 50 tao at sa loob ng 3 araw ay hinanap nila si Elias. Pero hindi nila ito nakita. Pagbalik nila kay Eliseo na nasa Jericho pa, sinabi ni Eliseo sa kanila, hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag na kayong umalis? Ang mga himala na ginawa ni Eliseo. Ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Eliseo, Ginoo, nakita naman po ninyo na mabuti ang kinatatayuan ng aming lugar, pero marumi ang tubig at hindi tinutubuan ang pananimang lupa. Sinabi ni Eliseo, dalhan ninyo ako ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin. Kaya siya'y dinalhan nila nito. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin at sinabi, ito ang sinasabi ng Panginoon, lilinis ang tubig na ito. At mula ngayon, hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo ng mga pananim. Mula noon, naging malinis na ang tubig, ayon sa sinabi ni Eliseo na mangyayari. Umalis si Eliseo sa Jericho at pumunta sa Bethel. Habang naglalakad siya sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, umakyat ka, panot! Umakyat ka, panot! Lumingon si Eliseo. Tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may 2 babaeng oso na lumabas galing sa gubat at pinagluray-luray ang 42 kabataan. Mula roon, pumunta si Eliseo sa bundok ng Carmel at pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria. Naglaban ang Israel at ang Moab. 3 Kabanata.
Naging hari ng Israel ang anak ni Ahab na si Joram, nang 18 taon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Sa Samaria tumira si Joram, at naghari siya sa loob ng 12 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng kanyang ama at ina. Ipinagiba niya ang alaalang bato na ipinatayo ng kanyang ama sa pagpaparangal kay Baal. Pero ginawa rin niya ang mga kasalanang ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat. At ito ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Si Haring Mesya ng Moab ay nag-aalaga ng mga tupa. Taon-taon ay nagbibigay siya sa hari ng Israel ng 100,000 batang tupa at balahibo ng 100,000 lalaking tupa dahil sakop ng Israel ang bansa nila. Pero pagkamatay ni Ahab, nagrebelde siya sa hari ng Israel. Nang panahong iyon, tinipon ni Joram ang buong Israel at umalis sila sa Samaria para lusubin ang Moab. Nagpadala siya ng ganitong mensahe kay Haring Jehoshaphat ng Huda. Nagrebelde sa akin ang hari ng Moab. Sasama ka ba sa akin para makipaglaban sa kanila? Sumagot si Jehoshaphat, "Oo, sasama ako sa iyo. Handa akong sumama sa iyo at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo't mga kabayo ko." Nagtanong si Jehoshaphat, "Saan tayo dadaan kung lulusob tayo?" Sumagot si Joram, "Sa ilang ng Edom." Kaya lumakad ang hari ng Israel, ang hari ng Huda, at ang hari ng Edom. Pagkatapos ng 7 nilang paglalakad, naubusan ng tubig ang mga sundalo at ang mga hayop nila. Sinabi ng hari ng Israel, "Ano ang gagawin natin? Ipinatawag ba tayong 3 ng Panginoon para ibigay lang sa kamay ng hari ng Moab?" Kaya nagtanong si Jehoshaphat, "Wala bang propeta ng Panginoon dito para makapagtanong tayo sa Panginoon sa pamamagitan niya?" Sumagot ang isang opisyal ng hari ng Israel, "Si Eliseo na anak ni Shaphat ay nandito. Dati siyang lingkod ni Elias." Sinabi ni Jehoshaphat, "Ang salita ng Panginoon ay suma sa kanya." Kaya pumunta si Jehoshaphat, ang hari ng Israel, at ang hari ng Edom kay Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, "Ano ang pakialam natin sa isa't isa? Pumunta kayo sa mga propeta ng inyong ama at ina." Sinabi ng hari ng Israel, "Hindi, dahil ang Panginoon ang nagdala sa aming 3 upang ibigay lang sa kamay ng mga Moabita." Sinabi ni Eliseo, "Nagsasabi ako ng katotohanan sa presensya ng buhay at makapangyarihang Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi kita papansinin kung hindi lang dahil sa paggalang ko kay Haring Jehoshaphat ng Huda. Ngayon, dalhan niyo ako ng taong marunong tumugtog ng alpa." Habang pinapatugtog ang alpa, napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon si Eliseo at sinabi niya, "Sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng maraming tubig sa lambak na ito. Kahit na walang ulan o hangin, mapupuno pa rin ng tubig ang lambak na ito. At makakainom kayo at ang inyong mga baka at ang iba pa ninyong mga hayop. Madali lang ang bagay na ito para sa Panginoon. Ibibigay din niya ang Moab sa inyong mga kamay. Pupuksain ninyo ang bawat napapaderang lungsod at pangunahing bayan nila. Puputulin ninyo ang magaganda nilang puno. Tatakpan ang kanilang mga bukal at sisirain ang sagana nilang bukirin sa pamamagitan ng mga bato." Kinaumagahan, sa oras ng paghahandog, umagos ang tubig mula sa Edom at napuno ng tubig ang lupa. Pagkatapos, nabalitaan ng lahat ng Moabita na lulusubin sila ng mga hari. Kaya tinipon nila ang lahat ng kalalakihan, bata man o matanda, na may kakayahan sa pakikipaglaban at pinapwesto sila sa hangganan ng Moab. Nang maagang bumangon ang mga Moabita, nakita nilang kasingpula ng dugo ang tubig ng masikatan nito ng araw. Sinabi nila, "Dugo iyan. Siguradong naglaban-laban ang 3 hari at nagpatayan. Kaya samsamin natin ang mga ari-arian nila." Pero pagdating ng mga Moabita sa kampo ng Israel, lumabas ang mga Israelita at nilusob sila hanggang sa sila'y magsitakas. Sinalakay nila ang lupain ng mga Moabita at pinagpapatay sila. Winasak nila ang mga bayan, hinagisan ng mga bato ang bawat magagandang bukirin hanggang sa ito'y matabunan. Pinagtatakpan nila ang mga bukal at pinagpuputol ang magagandang puno. Ang Kir Hareset na lang ang natira, pero pinalibutan din sila ng mga lalaking may dalang tirador at nilusob. Nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila sa labanan, dinala niya ang 700 tao na may mga espada
para hawiin ang mga sundalo ng hari ng Edom at makatakas. Pero nabigo sila. Kaya kinuha niya ang panganay niyang anak na papalit sana sa kanya bilang hari at inialay niya ito sa may pader bilang handog na sinusunog. Dahil sa sobrang galit laban sa Israel, pinabayaan na lang nila ang hari ng Moab at umuwi sila sa lupain nila. Dumami ang langis ng biyuda. Ika-apat na kabanata. May isang biyuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, "Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod, at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang." Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo?" Sumagot ang babae, "Wala po, maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan." Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay niyo at isara niyo ang pinto. Ibuhos niyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo." Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya at isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos, dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, "Bigyan mo pa ako ng sisidlan." Sumagot ang anak niya, "Wala na pong sisidlan." At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo." Si Eliseo at ang babaeng taga Shunem. Isang araw, pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nag-imbita kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, "Nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. Igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan at lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan para kapag pupunta siya rito sa atin ay may matuluyan siya." Isang araw, nang pumunta si Eliseo sa Shunem, umakyat siya sa kwarto at nagpahinga. Inutusan niya ang katulong niyang si Gehazi na tawagin ang babae. Kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Pagdating ng babae, sinabi ni Eliseo sa katulong niya, "Dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung ano ang magagawa natin para sa kanya. Gusto ba niyang kausapin ko ang hari o ang commander ng mga sundalo para sa kanya?" Sumagot ang babae, "Hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan." Nagtanong si Eliseo kay Gehazi, "Ano kaya ang magagawa natin para sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak na lalaki at matanda na ang asawa niya." Sinabi ni Eliseo, "Tawagin mo siya uli." Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayo ang babae sa pintuan. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki." Sumagot ang babae, "Huwag naman po sana ninyo akong paasahin. Lingkod po kayo ng Diyos." At nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki sa ganoon ding panahon ng sumunod na taon, ayon sa sinabi ni Eliseo, at lumaki na ang bata. Isang araw, pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid kasama ng mga gumagapas. Sinabi niya sa kanyang ama, "Masakit po ang ulo ko. Masakit po ang ulo ko." Sinabi ng kanyang ama sa utusan, "Dalhin mo siya sa kanyang ina." Dinala nga ng utusan ang bata sa kanyang ina. Kinalong ng ina ang bata hanggang tanghali at ito'y namatay. Iniakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto ni Eliseo at inilagay sa higaan nito. Pagkatapos, lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Tinawag ng babae ang asawa niya at sinabi, "Padalhan mo ako ng isang utusan at isang asno para mabilis akong makapunta sa lingkod ng Panginoon at makabalik agad." Nagtanong ang asawa niya, "Bakit ngayon ka pupunta?"
Hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga, sumagot ang babae. Ayos lang iyon. Kaya nilagyan niya ng upuan ang asno at sinabi sa utusan niya, bilisan mo, huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Kaya umalis sila at nakarating sa bundok ng Carmel, kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa malayo na paparating ang babae, sinabi niya sa katulong niyang si Gehazi, tingnan mo, nandiyan ang babae na taga Shunem. Tumakbo ka at salubungin siya. Kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang anak niya. Sinabi ng babae kay Gehazi, mabuti naman ang lahat. Pero pagdating niya kay Eliseo sa bundok, lumuhod siya at hinawakan ang paa ni Eliseo. Lumapit si Gehazi para hilahin ang babae palayo. Pero sinabi ni Eliseo, hayaan mo siya, may dinaramdam siya. Pero hindi sinabi sa akin ng Panginoon kung bakit. Sinabi ng babae, Ginoo, hindi ako humingi sa inyo ng anak na lalaki. Kayo mismo ang nagsabing magkakaanak ako. Sinabi ko pa nga sa inyo na huwag ninyo akong paasahin. Nang mapagtanto ni Eliseo na may nangyari sa bata, sinabi niya kay Gehazi, maghanda ka sa pagpunta sa bahay niya. Dalhin mo ang tungkod ko at magmadali ka. Kung may makasalubong ka, huwag mong pansinin. Kung may babati sa iyo, huwag mo nang sagutin. Pagdating mo, ilagay mo agad ang tungkod ko sa mukha ng bata. Pero sinabi ng ina ng bata kay Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa inyo na hindi po ako uuwi kung hindi ko kayo kasama. Kaya sumama sa kanya si Eliseo. Nauna si Gehazi at inilagay niya ang tungkod sa mukha ng bata. Pero hindi nagsalita o gumalaw ang bata. Kaya bumalik si Gehazi para salubungin si Eliseo at sinabi, hindi po nabuhay ang bata. Nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos, dumapas siya sa bata at inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata at ang kamay niya sa kamay nito. Habang nakadapa siya, unti-unting umiinit ang katawan ng bata. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahing ang bata ng 7 beses at dumilat. Tinawag ni Eliseo si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang kanyang ina. Kaya tinawag nga niya ito. Nang dumating ang babae, sinabi ni Eliseo, kunin mo ang iyong anak. Nagpatira pa ang babae sa paanan ni Eliseo bilang pagpapasalamat sa kanya. Kinuha niya ang anak niya at dinala sa ibaba. Ang himala sa panahon ng taggutom. Mayroong taggutom sa Gilgal nang bumalik si Eliseo roon. Isang araw, habang nakikipag-usap ang grupo ng mga propeta sa kanya, sinabi niya sa katulong niya, isa lang mo ang malaking palayo at magluto ka ng pagkain para sa mga taong ito. Pumunta sa bukid para kumuha ng mga gulay ang isa sa mga propeta. Nakakita siya roon ng gulay na gumagapang at kumuha siya ng mga bunga nito hanggang mapuno ang damit niya. Pagka-uwi, hiniwa-hiwa niya ito at inilagay sa palayo. Pero hindi niya alam kung anong klaseng pananim ito. Pagkaluto ng pagkain, ipinamahagi niya ito sa mga tao. Pero habang kumakain, sumigaw sila, lingkod ng Diyos, napakasama ng lasa nito. Kaya hindi na nila ito kinain. Sinabi ni Eliseo, kumuha ka ng harina. Ibinuhos niya ang harina sa palayo at sinabi sa katulong, ipamahagi mo na ito sa kanila para kainin. Hindi na masama ang lasa nito. Isang araw, may isang lalaking galing sa Baal Shalisha na nagdala kay Eliseo ng isang sako na may lamang 20 tinapay na gawa sa 1/6 ng sebada at mga bagong 6 butil. Sinabi ni Eliseo, ibigay mo iyan sa grupo ng mga propeta para kainin. Sinabi ng katulong niya, paano ko po ito mapagkakasya sa 100 tao? Sumagot si Eliseo, ibigay mo ito sa kanila para kainin. Ito ang sinasabi ng Panginoon, makakakain sila at may matitira pa. Kaya ibinigay niya ito sa kanila at kumain sila at may natira pa ayon sa sinabi ng Panginoon. Pinagaling ang sakit sa balat ni Naaman. 5 Kabanata. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya.
Matapang siyang sundalo, pero may malubhang sakit sa balat. Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, "Kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat." Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, "Lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel." Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pila, 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. "Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat." Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, "Bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away." Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari, "Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan para malaman niya na may propeta sa Israel." Kaya umalis si Naaman sakay ng mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan. Lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, "Akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko, natatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Farpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling?" Kaya umalis siyang galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, "Amo, kung may ipinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi ninyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo?" Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos, bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, "Ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo." Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo." Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo, pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, "Kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ang aking dalawang mola at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos, maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Remon para sumamba. Dapat lang nagawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhod din ako roon." Sinabi ni Eliseo, "Umalis ka ng payapa." Pero hindi pa nakakalayo si Naaman, sinabi ni Gehazi sa sarili niya, "Hindi dapat hinayaan ng aking amo na paalisin ang Arameyong si Naaman nang hindi tinatanggap ang regalong dala niya. Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon, nahahabulin ko siya at kukuha ako ng kahit ano sa kanya." Kaya nagmamadaling hinabol ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman si Gehazi na tumatakbo papunta sa kanya, bumaba siya sa karwahe at sinalubong ito. Nagtanong si Naaman, "May masama bang nangyari?" Sumagot si Gehazi, "Wala naman po. Isinugo po ako ng aking amo para sabihin sa inyo na may dumating na dalawang binatang propeta mula sa kaburulan ng Ephraim. Pakibigyan ninyo sila ng 35 kilong pilak at 2 pirasong dami." Sinabi ni Naaman, "Oo, narito ang 70 kilong pilak." At pinilit niya si Gehazi na tanggapin iyon. Ipinasok ni Naaman ang pilak sa 2 sisidlan kasama ang 2 pirasong damit. Ibinigay ito sa 2 niyang lingkod at dinala kay Gehazi. Pagdating ng mga lingkod sa bundok,
kinuha ni Gehazi ang dalawang sisidlan at pinabalik sila. Pagkatapos, dinala niya iyon sa bahay niya at itinago. Nang pumunta siya kay Eliseo, tinanong siya nito, "Saan ka nang galing, Gehazi?" Sumagot si Gehazi, "Wala po akong pinuntahan." Pero sinabi ni Eliseo, "Hindi mo ba alam na ang espiritu ko ay naroon nang bumaba si Naaman sa karwahe niya para salubungin ka? Hindi ito ang oras para tumanggap ng pera, damit, taniman ng ulibo, ubasan, mga baka, tupa at mga utusan. Dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubhang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo, magpakailanman." Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasimputi ng niyebe ang balat niya. Lumutang sa tubig ang ulo ng palakol. Ika-anim na kabanata. Isang araw, pumunta ang grupo ng mga propeta kay Eliseo at sinabi, "Nakikita po ninyo na maliit ang pinagtitipunan natin. Kaya pumunta po tayo sa ilog ng Jordan, kung saan maraming punong kahoy, at doon tayo gumawa ng lugar na pagtitipunan natin." Sinabi ni Eliseo, "Sige, lumakad na kayo." Pero sinabi ng isa sa kanila, "Kung maaari po, guro, sumama na lang kayo sa amin." Sumagot siya, "O sige, sasama ako." Kaya sumama siya sa kanila. Pumunta nga sila sa ilog ng Jordan at pumutol ng mga punong kahoy. Habang ang isa sa kanila ay pumuputol ng punong kahoy, nahulog ang ulo ng palakol niya sa tubig. Kaya sumigaw siya, "Guro, hiniram ko lang po iyon." Tinanong ni Eliseo, "Saang banda nahulog?" Itinuro niya kung saang banda ito nahulog. Pumutol si Eliseo ng sanga at inihagis ito sa tubig. At lumutang ang ulo ng palakol. Sinabi ni Eliseo, "Kunin mo na." At kinuha nga niya ito. Pinahinto ni Eliseo ang paglusob ng mga Arameo. Nang nakikipaglaban ang hari ng Aram sa Israel, nagkaroon sila ng pagpupulong ng kanyang mga opisyal at sinabi niya, "Dito ko itatayo ang kampo ko." Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, "Mag-ingat kayo. Huwag kayong dumaan sa lugar na iyon, dahil pupunta roon ang mga Arameo." Kaya nag-utos ang hari ng Israel na sabihan ang mga nakatira sa lugar na sinasabi ni Eliseo na maging handa sila. Palaging nagbibigay ng babala si Eliseo sa hari. Dahil dito, nagalit ang hari ng Aram. Ipinatawag niya ang mga opisyal niya at sinabi, "Sino sa inyo ang kumakampi sa hari ng Israel?" Nagsalita ang isa sa opisyal niya, "Wala po talaga kahit isa man sa amin, mahal na hari. Ang propeta sa Israel na si Eliseo ang nagpapahayag sa hari ng Israel ng lahat ng sinasabi ninyo, kahit pa ang sinasabi niyo sa loob ng inyong kwarto." Sinabi ng hari, "Lumakad ka at hanapin siya para makapagpadala ako ng mga tauhan upang hulihin siya." Nang sinabi sa hari na si Eliseo ay naroon sa Dotan, nagpadala siya roon ng maraming sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe. Gabi na nang nakarating sila sa Dotan at pinaligiran nila ito. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Habang papunta ang mga kaaway kay Eliseo, nanalangin siya, "Panginoon, bulagin po ninyo ang mga taong ito." Kaya binulag sila ng Panginoon ayon sa hiling ni Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa mga kaaway, "Hindi ito ang tamang daan at hindi ito ang lungsod ng Dotan. Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." Kaya dinala sila ni Eliseo sa Samaria. Pagpasok nila sa Samaria, nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata nila para makakita sila." Binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng mga sundalo ng Aram at nakita nila na nasa loob na sila ng Samaria. Pagkakita ng hari ng Israel sa kanila, tinanong niya si Eliseo,
Papatayin ko po ba sila, Ama? Sumagot si Eliseo. Huwag mo silang patayin. Pinapatay ba natin ang mga bihag sa labanan? Bigyan mo sila ng makakain at maiinom, at pabalikin mo sila sa kanilang hari. Kaya naghanda ang hari ng isang malaking salo-salo para sa kanila. At pagkatapos, pinauwi sila sa kanilang hari. At mula noon, hindi na muling lumusob ang mga Arameo sa lupain ng Israel. Pinaligiran ang Samaria. Kinalaunan, tinipon ni Haring Ben-Hadad ng Aram ang kanyang buong hukbo at nilusob ang Samaria. Dahil dito, nagkaroon ng malaking taggutom sa lungsod hanggang sa nagsitaasan ang mga bilihin. Ang halaga ng ulo ng asno ay 80 pirasong pilak at ang isang gatang na dumi ng kalapati ay 5 pirasong pilak. Isang araw, habang dumaraan ang hari ng Israel sa itaas ng pader, may isang babae na sumigaw sa kanya. Tulungan po ninyo ako, mahal na hari. Sumagot ang hari, kung hindi ka tinutulungan ng Panginoon, paano kita matutulungan? Wala akong trigo o katas ng ubas na maibibigay sa iyo. Pagkatapos nagtanong ang hari, ano ba ang problema mo? Sumagot ang babae, sinabi po sa akin ng babaeng ito, kainin natin ang anak mong lalaki at bukas ang anak ko namang lalaki. Kaya niluto po namin ang aking anak at kinain. Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya na ibigay na niya ang kanyang anak para makain namin. Pero itinago niya ito. Nang marinig ng hari ang sinabi ng babae, pinunit niya ang damit niya sa sobrang kalungkutan. Habang naglalakad siya sa gilid ng pader, nakita siya ng mga tao na nakasuot ng sako na nakasuson sa kanyang damit dahil sa pagluluksa niya. Sinabi niya, parusahan sana ako ng matindi ng Panginoon kung hindi ko mapaputol ang ulo ni Eliseo na anak ni Shaphat sa araw na ito. Nakaupo si Eliseo sa bahay niya na nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng Israel nang magsugo ang hari ng mensahero para mauna sa kanya doon kay Eliseo. Pero bago dumating ang mensahero ng hari, sinabi ni Eliseo sa mga tagapamahala, tingnan ninyo, isang mamamatay tao ang nagpadala ng tao para pugutan ako. Kapag dumating na ang taong iyon, isara ninyo ang pinto at huwag siyang papapasukin. Ang hari mismo na kanyang amo ay kasunod niya. Habang nagsasalita si Eliseo, dumating ang mensahero ng hari at sinabi, ang Panginoon ang nagpadala ng paghihirap sa atin. Bakit hihintayin ko pa na tumulong siya? Ikapitong kabanata. Sinabi ni Eliseo, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal na harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sebada. Sinabi ng opisyal na katiwala ng hari, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani. Sumagot si Eliseo, makikita mo na mangyayari iyon, pero hindi ka makakakain ng kahit ano. Huminto ang mga Arameo sa paglusob. May 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom. At kung mauupo lang tayo rito, mamamatay din tayo. Kaya pumunta na lang tayo sa kampo ng mga Arameo at sumuko. Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin. Kaya kinagabihan, pumunta sila sa kampo ng mga Arameo. Pero pagdating nila roon, walang tao. Ipinarinig ng Panginoon sa mga sundalo ng Aram ang ingay ng mga karwahe, kabayo at mga sundalo. Kaya nasabi nila sa isa't isa, baka inupahan ng hari ng Israel, ang hari ng Hiteo at ang hari ng Ehipto para lusubin tayo. Kaya tumakas sila ng gabing iyon at iniwanan nila ang mga tolda, kabayo at mga asno nila. Iniwan din nila ang kampo nila at iniligtas ang mga sarili nila. Nang dumating sa kampo ang mga taong may malubhang sakit sa balat, isa-isa nilang pinasok ang mga tolda, kumain sila at uminom. Kinuha nila ang mga pilak, ginto at damit at itinago ang mga ito. Sa bandang huli, sinabi nila sa isa't isa, hindi ito tama. Magandang balita ang nangyari sa araw na ito, kaya hindi natin dapat ilihim. Kung ipagpapabukas pa natin ang pagsasabi nito,
Tiyak na parurusahan tayo. Pumunta tayo ngayon sa palasyo ng hari at ibalita ang nangyari. Kaya bumalik sila sa lungsod ng Samaria at tinawag ang mga gwardiya ng pintuan ng lungsod at sinabi, "Pumunta kami sa kampo ng mga Arameo at walang tao roon, maliban sa mga nakataling kabayo at asno, at naroon pa ang mga kagamitan sa tolda." Kaya isinigaw ng mga tagapagbantay ang balitang ito sa mga tao hanggang sa nakarating ito sa palasyo. Bumangon ang hari ng madaling araw at sinabi sa mga opisyal niya, "Sasabihin ko sa inyo kung ano ang plano ng mga Arameo. Alam nilang nagugutom tayo, kaya iniwan nila ang kampo nila at nagtago sa bukid. Iniisip nila, kapag umalis ang mga Israelita sa lungsod, huhulihin natin sila ng buhay. Pagkatapos, papasukin natin ang lungsod nila." Sumagot ang isa sa mga opisyal niya, "Mas mabuti po na magpadala tayo ng mga tao para alamin ang nangyari. Hayaan nating gamitin nila ang 5 natirang kabayo. Kung may mangyayari po sa kanila, hindi ito malaking kawalan kaysa manatili sila rito at mamatay rin nakasama natin." Kaya naghanda sila ng 2 karwahe na may mga kabayo at nagpadala ang hari ng mga tao para alamin kung ano talaga ang nangyari sa mga sundalo ng Aram. Nakaabot sila hanggang sa ilog ng Jordan at nakita nila sa daan ang mga damit at mga kagamitan na itinapon ng mga Arameo sa pagmamadaling makatakas. Bumalik ang mga inutusan at ibinalita ito sa hari. Pagkatapos, lumabas ang mga tao sa bayan at kinuha nila ang mga mahahalagang bagay na naiwan sa kampo ng mga Arameo. Nangyari ang sinabi ng Panginoon na magiging 1 pirasong pilak lang ang halaga ng 1 takal ng harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal na sebada. Pinili ng hari ang pinagkakatiwalaan niyang opisyal para magbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magtakbuhan ang mga tao, natumba ang opisyal at natapak-tapakan siya ng mga tao roon sa pintuan at namatay siya ayon sa sinabi ni Eliseo na lingkod ng Diyos nang pumunta ang hari sa kanya. Nangyari rin ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari, "Bukas sa ganito ring oras, magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. 1 pirasong pilak na lang ang halaga ng 1 takal ng harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sebada." Sumagot noon ang opisyal ng hari, "Kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani." Sumagot si Eliseo, "Makikita mo na mangyayari iyon, pero hindi ka makakakain nito." Iyon nga ang nangyari sa opisyal, dahil natapak-tapakan siya ng mga tao na nagsiksikan sa pintuan ng lungsod hanggang sa mamatay siya. Bumalik ang babae na taga Shunem. Ika-8 kabanata. Kinausap ni Eliseo ang ina ng batang lalaki na kanyang binuhay, "Dalhin mo ang iyong pamilya at manirahan kayo sa ibang lugar, dahil nagpadala ang Panginoon ng taggutom sa Israel na tatagal ng 7 taon." Kaya sinunod ng babae ang sinabi sa kanya ng lingkod ng Diyos. Umalis siya at ang pamilya niya at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at pumunta sa hari para magmakaawa na ibalik sa kanya ang bahay at lupa niya. Habang pumapasok siya, nakikipag-usap ang hari kay Gehazi na katulong ni Eliseo. Sinabi ng hari, "Sabihin mo sa akin ang lahat ng kamanghamanghang bagay na ginawa ni Eliseo." Habang ikinukwento ni Gehazi sa hari kung paano binuhay ni Eliseo ang 1 batang namatay, lumapit sa hari ang ina ng bata at nagmakaawa na maibalik ang bahay at lupa niya. Sinabi ni Gehazi, "Mahal na hari, ito po ang babae at ang anak niyang binuhay ni Eliseo." Tinanong ng hari ang babae kung totoo ba ang tungkol doon at sinabi ng babae na totoo iyon. Kaya nagpatawag ang hari ng 1 opisyal para tulungan ang babae. Sinabi niya sa opisyal, "Tulungan mo siyang maibalik ang lahat ng nawala sa kanya, kasama ang lahat ng perang dapat kinita niya na galing sa bukid niya mula nang siya'y umalis hanggang ngayon." Pinatay ni Hazael si Ben-Hadad. Pumunta si Eliseo sa Damascus, kung saan naroon ang may sakit na si Ben-Hadad na hari ng Aram. Nang mabalitaan ng hari na dumating ang lingkod ng Diyos, sinabi niya kay Hazael, "Magdala ka ng regalo at salubungin mo ang lingkod ng Diyos. Sabihin mo sa kanya na tanungin ang Panginoon kung gagaling pa ako sa aking sakit." Kaya pumunta si Hazael kay Eliseo na may dalang 4 kamelyo
na kinargahan ng pinakamagandang produkto ng Damascus bilang regalo. Pagdating niya kay Eliseo, sinabi niya, "Inutusan po ako ng lingkod ninyong si Haring Ben-Hadad ng Aram para tanungin kayo kung gagaling pa siya sa sakit niya." Sumagot si Eliseo, "Sabihin mo sa kaniya na siguradong gagaling siya, pero sinabi sa akin ng Panginoon na tiyak na mamamatay siya." Tinitigan niyang mabuti si Hazael hanggang sa nahiya ito. Pagkatapos, umiyak si Eliseo. Tinanong siya ni Hazael, "Ginoo, bakit po kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Dahil nalalaman ko ang masamang gagawin mo sa mga Israelita. Susunugin mo ang matatatag na lungsod. Papatayin mo ang mga binata nila sa pamamagitan ng espada. Ihahampas mo ang maliliit nilang anak at hahatiin mo ang tiyan ng mga buntis." Sumagot si Hazael, "Paano magagawa ng isang aliping katulad ko ang mga bagay na yan? Gayong ako'y isang hamak na tagasunod lang." Sumagot si Eliseo, "Ipinakita sa akin ng Panginoon na magiging hari ka ng Aram." Pumalis si Hazael at bumalik sa amo niya na si Haring Ben-Hadad. Tinanong siya ni Ben-Hadad, "Ano ang sinabi ni Eliseo sa iyo?" Sumagot si Hazael, "Sinabi niya po sa akin na tiyak na gagaling kayo." Pero nang sumunod na araw, kumuha si Hazael ng makapal na tela, isinawsaw ito sa tubig, at itinakip sa mukha ng hari hanggang sa mamatay ito. Kaya si Hazael ang pumalit bilang hari ng Aram. Ang paghahari ni Jehoram sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Jehoshaphat na si Jehoram nang ikalimang taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Si Joram ay anak ni Ahab. Si Jehoram ay 32 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 8 taon. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel tulad ng ginawa ng pamilya ni Ahab dahil naging asawa niya ang anak nito. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Pero dahil kay David, hindi winasak ng Panginoon ang Huda dahil nangako ang Panginoon na hindi mawawalan si David ng angkan na maghahari magpakailanman. Nang panahon ng paghahari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Huda at pumili sila ng sarili nilang hari. Kaya pumunta si Jehoram sa Zair, dala ang lahat ng kanyang karwahe. Pinalibutan sila ng mga Edomita. Ngunit kinagabihan, sinalakay nila ang mga Edomita. Nakalusot sila at nakatakas. Pagkatapos, nagsiuwi ang mga sundalo niya sa tolda nila. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang Edom sa Huda. Sa panahon ding iyon, nagrebelde rin ang Libna. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoram at ang lahat na ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoram, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Ahaziah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahaziah sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Jehoram na si Ahaziah nang 12 ang paghahari ni Joram sa Israel. Si Joram ay anak ni Ahab. Si Ahaziah ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Ataliah na apo ni Haring Omri ng Israel. Sumunod siya sa pamumuhay ng pamilya ni Ahab. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon gaya ng ginawa ng pamilya ni Ahab dahil ginawa niyang asawa ang isa sa kapamilya nito. Sumama si Ahaziah sa anak ni Ahab na si Joram sa pakikipaglaban kay Haring Hazael ng Aram. Nakipaglaban sila sa Ramoth Gilead at nasugatan si Joram. Umuwi si Haring Joram sa lungsod ng Jezreel para magpagaling ng sugat niya. Habang naroon siya, dinalaw siya ni Haring Ahaziah ng Huda. Ginawang hari ng Israel si Jehu. 9 Ipinatawag ni Eliseo ang isa sa miyembro ng grupo ng mga propeta at sinabi, "Maghanda ka, dalhin mo ang lalagyan ng langis at pumunta ka sa Ramoth Gilead. Pagdating mo roon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat na apo ni Nimsi. Kunin mo siya sa mga kasama niya at dalhin mo sa isang kwarto na 2 lang kayo. Pagkatapos kunin mo ang langis, ibuhos mo sa ulo niya at sabihin, 'Ito ang sinasabi ng Panginoon, pinili kitang maging hari ng Israel.'
Pagkatapos buksan mo ang pintuan at tumakbo ka ng mabilis. Kaya pumunta ang binatang propeta sa Ramoth Gilead. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaupo ang mga opisyal na mga sundalo. Sinabi niya, "May mensahe po ako para sa inyo, mahal na pinuno." Nagtanong si Jehu, "Para kanino iyan?" Sumagot ang tao, "Para po sa inyo, mahal na pinuno." Tumayo si Jehu at pumasok sa bahay. Pagkatapos, ibinuhos ng propeta ang langis sa ulo ni Jehu at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinili kitang maging hari ng mga mamamayan ng Panginoon sa Israel. Patayin mo ang pamilya ni Ahab na iyong amo. Sa ganitong paraan, maipaghihiganti ko ang mga propeta at ang iba pang mga lingkod ng Panginoon na pinatay ni Jezebel. Mauubos ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ahab. Papatayin ko ang lahat ng lalaki sa kanyang pamilya, alipin man o hindi. Gagawin ko sa pamilya ni Ahab ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat, at sa pamilya ni Baasha na anak ni Ahaya. Si Jezebel naman ay kakainin ng mga aso sa lupain ng Jezreel, at walang maglilibing sa kanya." Binuksan ng batang propeta ang pinto at tumakbo papalayo. Pagbalik ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, isa sa kanila ang nagtanong sa kanya, "May problema ba? Bakit ka pinuntahan ng baliw na iyon?" Sumagot si Jehu, "Kilala ninyo kung sino siya at kung ano ang kanyang pinagsasabi." Sumagot sila, "Hindi totoo iyan. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang sinabi niya." Sinabi ni Jehu, "Ito ang sinabi niya sa akin. Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pinili kitang maging hari ng Israel." Nang marinig ito ng mga opisyal, tinanggal nila ang mga balabal nila at tinilatag sa hagdanan para kay Jehu. Pinatunog nila ang trumpeta at sumigaw, "Si Jehu na ang hari!" Pinatay ni Jehu sina Joram at Ahaziah. Nagplano si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimsi laban kay Joram. Nang panahong iyon, ipinagtatanggol ni Joram at ng mga taga-Israel ang Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Aram. Pero nasugatan si Joram sa pakikipaglaban nila sa mga Arameyo, kaya kinailangan niyang umuwi sa Jezreel para magpagaling. Sinabi ni Jehu sa mga kasama niyang opisyal, "Kung gusto ninyong maging hari ako, huwag ninyong hayaang may lumabas sa lungsod para pumunta sa Jezreel at ibalita na ginawa ninyo akong hari." Sumakay agad si Jehu sa karwahe niya at pumunta sa Jezreel kung saan nagpapagaling si Joram. Si Haring Ahaziah ay naroon din dahil binisitan niya si Joram. Ngayon nakita ng gwardiya sa tore ng Jezreel si Jehu na paparating kasama ang mga sundalo nito. Kaya sumigaw siya, "May paparating na mga sundalo!" Sumagot si Joram, "Magpadala ka ng mga ngabayo para alamin kung kapayapaan ang sadya nila sa pagpunta rito." Kaya umalis ang mga ngabayo para salubungin si Jehu at sinabi, "Gusto pong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo rito." Sumagot si Jehu, "Wala ka ng pakialam doon. Sumunod ka sa akin." Sumigaw ang gwardiya sa hari. Nakarating na po sa kanila ang mga ngabayo, pero hindi pa siya bumabalik. Kaya muling nagpadala ang hari ng isang mga ngabayo. Pagdating niya kina Jehu, sinabi niya, "Gustong malaman ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo rito." Sumagot si Jehu, "Wala ka ng pakialam doon. Sumunod ka sa akin." Muling sumigaw ang gwardiya sa hari, "Nakarating na po sa kanila ang ikalawang mga ngabayo, pero hindi pa siya bumabalik. Sobrang bilis magpatakbo ng karwahe ng kanilang pinuno. Parang si Jehu na apo ni Nimsi." Sinabi ni Joram, "Ihanda mo ang karwahe ko." Nang maihanda na, umalis si Haring Joram ng Israel at Haring Ahaziah ng Juda para salubungin si Jehu. Nakasakay sila sa kani-kanilang karwahe. Nagkita sila ni Jehu sa lupain ni Nabot na taga Jezreel. Pagkakita ni Joram kay Jehu, tinanong niya ito, "Kapayapaan ba ang sadya mo rito, Jehu?" Sumagot si Jehu, "Kahit kailan hindi magkakaroon ng kapayapaan, hanggat may pagsamba sa Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng prostitusyon at pangkukulam na inumpisahan ng iyong ina na si Jezebel." Pinabalik ni Joram ang kabayo niya at pinatakbo ng mabilis. Sinigawan niya si Ahaziah, "Nagtraidor si Jehu sa akin!" Kinuha ni Jehu ang palaso niya at pinana si Joram sa likod. Tumagos ang pana sa puso nito at humandusay ito sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu kay Bidkar na kanyang opisyal,
Kunin mo ang bangkay ni Joram at itapon sa bukid ni Naboth na taga Jezreel. Naaalala mo ba noong nakasakay tayo sa karwahe sa likuran ni Ahab na kanyang ama? Ito ang sinabi ng Panginoon laban sa kanya. Nakita ko kahapon ang pagkamatay ni Naboth at ng kanyang mga anak. At nangangako ako na parurusahan kita sa lupain mismo ni Naboth. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya kunin mo ang katawan niya at itapon sa bukid ni Naboth ayon sa sinabi ng Panginoon. Nang makita ni Haring Ahaziah ng Huda ang nangyari, tumakas siya papunta sa Beth Hagan. Hinabol siya ni Jehu na sumisigaw. Panain din siya! Kaya pinana nila siya sa kanyang karwahe sa daan papunta sa Gur malapit sa Ibleam. Nakatakas siya na sugatan hanggang sa Megiddo, pero namatay siya roon. Kinuha ng mga lingkod ni Ahaziah ang bangkay niya at isinakay sa karwahe papunta sa Jerusalem. Inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Naging hari ng Huda si Ahaziah ng 11 taon ang paghahari ni Joram na anak ni Ahab sa Israel. Pinatay si Jezebel. Pumunta si Jehu sa Jezreel. Nang nalaman ito ni Jezebel, kinulayan ni Jezebel ng pampaganda ang kanyang mga mata, inayos ang buhok niya, at dumungaw sa bintana ng palasyo. Pagpasok ni Jehu sa pintuan ng palasyo, sinabi ni Jezebel sa kanya, "Kapayapaan ba ang sadya mo rito? Ikaw na mamamatay tao? Katulad ka ni Zimri na pinatay ang kanyang amo." Tumingala si Jehu, at nakita niya si Jezebel sa bintana at nagtanong, "Sino sa inyo riyan ang kakampi sa akin?" May 2 o 3 opisyal na dumungaw sa kanya sa bintana. Sinabi ni Jehu sa kanila, "Ihulog ninyo siya." Kaya inihulog nila si Jezebel. Tumalsik ang dugo nito sa pader at sa mga kabayo. Tinapak-tapakan ng mga kabayo ni Jehu ang katawan ni Jezebel. Nang pumasok si Jehu sa palasyo, kumain siya at uminom. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kunin ninyo ang isinumpang babaeng iyan at ilibing dahil anak siya ng hari." Pero nang kukunin na nila ang bangkay niya para ilibing, wala nang natira sa kanya, maliban sa kanyang bungo, mga paa at mga kamay. Kaya bumalik sila at sinabi kay Jehu ang nangyari. Sinabi ni Jehu, "Natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias na taga Tisbe. Sa isang lupain ng Jezreel, kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel. Ang katawan niya ay kakalat na parang dumi sa bukid ng Jezreel, at walang makakakilala sa kanya." Pinatay ang pamilya ni Ahab. 10 May 70 anak si Ahab sa Samaria. Kaya nagpadala ng sulat doon si Jehu sa mga opisyal ng lungsod, sa mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ito ang sinasabi sa sulat, "Ang mga anak ni Haring Ahab ay nasa inyo, pati ang mga karwahe, mga kabayo, napapadirang lungsod, at mga armas. Kaya pagkatanggap ninyo ng sulat na ito, pumili kayo ng nararapat na maging hari sa mga anak ni Haring Ahab at makipaglaban kayo para sa ang kanya." Pero labis silang natakot at sinabi, "Kung hindi natalo ng 2 hari si Jehu, kami pa kaya?" Kaya ang namamahala ng palasyo, gobernador sa lungsod, mga tagapamahala at mga tagapag-alaga ng mga anak ng hari ay sumulat kay Jehu. Ito ang sinasabi sa sulat, "Mga lingkod niyo kami at gagawin namin ang lahat ng iuutos ninyo. Hindi kami pipili ng ibang hari. Gawin niyo kung ano sa tingin niyo ang pinakamabuti." Sinagot sila ni Jehu sa pamamagitan ng 2 "Kung kakampi ko kayo at handa kayong sumunod sa akin, pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ni Ahab at dalhin ninyo sa akin dito sa Jezreel bukas, sa ganito ring oras." Inalagaan ang mga namumuno ng Samaria mula pagkabata ang 70 anak ni Haring Ahab. Pagdating ng sulat ni Jehu, pinatay nila ang 70 anak ng hari. Inilagay nila ang mga ulo nito sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Nang dumating ang mensahero, sinabi niya kay Jehu, "Ipinadala nila ang ulo ng mga anak ng hari." Pagkatapos sinabi ni Jehu, "Itumpok ninyo sa 2 ang mga ulo sa pintuan ng lungsod at iwanan doon hanggang umaga." Kinaumagahan, lumabas si Jehu, tumayo sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala kayong kasalanan. Ako ang nagplano laban sa aking amo at pumatay sa kanya. Pero sino ang pumatay sa kanilang lahat? Gusto kong malaman ninyo
na matutupad ang lahat ng sinabi ng Panginoon laban sa pamilya ni Ahab. Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ng lingkod niyang si Elias. Pagkatapos, pinatay ni Jehu ang lahat ng kamag-anak ni Ahab sa Jezreel, pati ang mga opisyal, kaibigan, at mga pari nito. Wala talagang natirang buhay sa kanila. Lumakad si Jehu papunta sa Samaria. Habang nasa daan siya, sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng mga pastol ng mga tupa, nakita niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazaya ng Huda. Tinanong niya ang mga ito, "Sino kayo?" Sumagot sila, "Mga kamag-anak po kami ni Ahazaya at nagpunta kami rito para dumalaw sa pamilya ni Haring Ahab at Reyna Jezebel." Inutusan ni Jehu ang mga tauhan niya, "Hulihin ninyo sila ng buhay." Kaya hinuli sila ng buhay. Dinala sila at pinatay doon sa balon sa lugar na tinatawag na pinagtitipunan ng mga pastol ng mga tupa. 42 silang lahat. Walang iniwang buhay si Jehu. Pag-alis ni Jehu roon, nakita niyang paparating ang anak ni Rekab na si Jehonadab para makipagkita sa kanya. Pagkatapos nilang batiin ang isa't isa, tinanong siya ni Jehu, "Tapat ka ba sa akin tulad ng pagiging tapat ko sa iyo?" Sumagot si Jehonadab, "Opo." Sinabi ni Jehu, "Kung ganoon, iabot mo sa akin ang kamay mo." Iniabot ni Jehonadab ang kamay niya at pinaakyat siya ni Jehu sa kanyang karwahe. Sinabi ni Jehu, "Sumama ka sa akin para makita mo ang katapatan ko sa Panginoon." Kaya sumama si Jehonadab sa kanya. Pagdating ni Jehu sa Samaria, pinapatay niya ang lahat ng natira sa pamilya ni Ahab, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Pinapatay ang mga naglilingkod kay Baal. Tinipon ni Jehu ang lahat ng tao at sinabi, "Hindi ganoon katapat si Ahab sa paglilingkod niya kay Baal kung ikukumpara sa gagawin kong paglilingkod. Kaya papuntahin ninyo sa akin ang lahat ng propeta, pari ni Baal, at ang lahat ng naglilingkod sa kanya. Kailangang nandito silang lahat dahil mag-aalay ako ng malaking handog para kay Baal. Ipapapatay ko ang hindi pupunta." Pero nagkukunwari lang si Jehu para mapatay niya ang mga naglilingkod kay Baal. Sinabi ni Jehu, "Maghanda ng banal na pagtitipon para sambahin si Baal." Kaya ipinaalam nila ito sa mga tao. Ipinatawag ni Jehu sa buong Israel ang lahat ng naglilingkod kay Baal. Pumunta silang lahat at walang naiwan sa bahay nila. Pumasok silang lahat sa templo ni Baal at napuno ito. Sinabi ni Jehu sa nangangasiwa ng espesyal na kasuotan, "Ipasuot mo ito sa bawat isa na sasamba kay Baal." Kaya binigyan niya ng damit ang mga ito. Pagkatapos, pumasok si Jehu at ang anak ni Rekab na si Jehonadab sa templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa mga naglilingkod kay Baal, "Tiyakin ninyo na walang sumasamba sa Panginoon na napasama sa inyo. Kayo lang na mga sumasamba kay Baal ang dapat na nandito." Nang nandoon sila sa loob ng templo, nag-alay sila ng mga handog na sinusunog at ng iba pang handog. Mayroong 80 tauhan si Jehu sa labas ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Ibinigay ko sila sa inyong mga kamay para patayin. Ang sino man sa inyo ang magpabaya na makatakas kahit isa sa kanila ay papatayin ko." Matapos ialay ni Jehu ang mga handog na sinusunog, inutusan niya ang mga gwardya at mga opisyal, "Pumasok kayo at patayin ninyo ang mga sumasamba kay Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila." Kaya pinatay nila ang mga ito sa pamamagitan ng espada at itinapon ang mga bangkay nila sa labas. Pagkatapos, pumasok sila sa pinakaloob na bahagi ng templo ni Baal at kinuha nila roon ang ala-alang bato at dinala sa labas ng templo at sinunog. Dinurog nila ang ala-alang bato ni Baal at giniba nila ang templo nito. Ginawa nila itong pampublikong palikuran hanggang ngayon. Sa ganitong paraan, sinira ni Jehu ang pagsamba ng Israel kay Baal. Pero sinunod pa rin niya ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Ito ay ang pagsamba sa mga gintong baka sa Bethel at Dan. Sinabi ng Panginoon kay Jehu, "Mabuti ang ginawa mong pagsunod sa mga utos ko na patayin ang pamilya ni Ahab. Dahil sa ginawa mong ito, magiging hari sa Israel ang angkan mo hanggang sa 4th na henerasyon." Pero hindi sumunod si Jehu sa kautusan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng buong puso. Sa halip,
sinunod niya ang kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nang panahong iyon, unti-unting pinaliliit ng Panginoon ang teritoryo ng Israel. Nasakop ni Haring Hazael ang mga lugar ng Israel sa silangan ng ilog ng Jordan, ang buong Gilead, Bashan, at mga lugar sa hilaga ng bayan ng Aroer na malapit sa lambak ng Arnon. Ang mga lugar na ito ay dating pinamayanan ng mga lahi ni Gad, Reuben, at Manase. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehu at ang lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehu, inilibing siya sa Samaria. At ang anak niyang si Jehoahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Jehu sa Israel doon sa Samaria sa loob ng 28 taon. Si Atalia at si Joash. Ikalabing isang kabanata. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazaya na hari ng Huda, nagpasya siyang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ng Huda. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahazaya na si Joash nang papatayin na ito at ang iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahazaya at anak na babae ni Haring Jehoram. Itinago niya si Joash at ang kanyang tagapag-alaga sa isang silid sa templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng 6 na taon, doon nagtago sa templo ng Panginoon si Joash at ang tagapag-alaga niya, habang si Atalia ang namamahala sa kaharian at lupain. Nang 7th taon, ipinatawag ng paring si Jehoyada ang mga pinunong personal na tagapagbantay ng hari at mga gwardya ng palasyo para papuntahin sa templo ng Panginoon. Gumawa siya ng kasunduan sa kanila at sinumpaan nila ang mga ito roon sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ang anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang gagawin niyo, ang 3rd bahagi ng mga nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang magbabantay sa palasyo ng hari. Ang 1/3 bahagi naman ang magbabantay sa pintuan ng sur. Ang 1 grupo ang magbabantay sa pintuan ng palasyo para tumulong sa iba pang mga gwardya na naroon. Ang 2 grupo sa inyo na hindi nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang siyang magbabantay sa templo ng Panginoon para ingatan ang hari. Dapat ninyong bantayang mabuti ang hari. Dala ang inyong mga sandata. Sundan niyo siya kahit saan siya magpunta. Patayin ninyo ang sino mang lalapit sa inyo." Ginawa ng mga pinuno ang iniutos ng paring si Jehoyada. Tinipon nila ang mga tauhan nila na nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, pati na rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon, at dinala nila kay Jehoyada. Ibinigay ni Jehoyada sa mga pinuno ang mga sibat at pananggalang na nakatago sa templo ng Panginoon na pag-aari noon ni Haring David. Pumuesto ang mga armadong gwardya sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos, inilabas ni Jehoyada si Joash na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan niya ito ng kopya ng mga kautusan ng Panginoon. Idineklara siyang hari at pinahira ng langis bilang pagkilala na siya na ang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan ng mga tao at sumigaw, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga gwardya at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ng Panginoon. Nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi, ayon sa kaugalian ng pagdedeklara sa isang hari. Nakapalibot sa hari ang mga pinuno at mga tagapagpatunog ng trumpeta. Ang lahat ng tao ay nagsasaya at nagpapatunog ng mga trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, pinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob at sumigaw, "Mga traidor! Mga traidor!" Inutusan ni Jehoyada ang mga commander ng mga sundalo, "Dalhin ninyo si Atalia sa labas. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ng Panginoon. Patayin ang sino mang magliligtas sa kanya." Kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan na dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo, at doon siya pinatay. Mga pagbabagong ginawa ni Jehoyada. Pagkatapos, pinagawa ni Jehoyada ang hari at ang mga tao ng kasunduan sa Panginoon na magiging mamamayan sila ng Panginoon. Gayon din ang ginawang kasunduan sa pagitan ng hari at ng mga tao na kanyang nasasakupan. Pumunta ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito. Dinurog nila ang mga altar at mga diyos-diyosan doon at pinatay nila si Matan na pari ni Baal
sa harapan ng mga altar. Pagkatapos, naglagay si Jehoyada ng mga gwardiya sa templo ng Panginoon. Isinama niya ang mga commander ng mga sundalo, mga personal na tagapagbantay ng hari, mga gwardiya ng palasyo, at ang lahat ng tao. Inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon. Doon sila dumaan sa pintuan ng mga gwardiya. Pagkatapos, naupo ang hari sa kanyang trono. Nagdiwang ang mga tao at naging mapayapa ang lungsod matapos patayin si Atalia sa palasyo. Si Joash ay 7 taong gulang nang maging hari. Ang paghahari ni Joash sa Huda. 12 Kabanata. Naging hari si Joash ng Huda nang 7 taon ng paghahari ni Jehu sa Israel. Sa Jerusalem siya nakatira at naghari siya sa loob ng 40 taon. Ang ina niya ay si Zibia na taga Beersheba. Sa buong buhay niya, matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon dahil tinuruan siya ng paring si Jehoyada. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso. Sinabi ni Joash sa mga pari, "Kolektahin ninyo ang lahat ng pera na dinala sa templo ng Panginoon bilang handog. Ang perang kinolekta sa buwis ng census, ang perang ibinayad para sa panata, at ang perang handog na kusang loob na ibinigay. Gamitin ninyo ang lahat ng ito sa pagpapaayos ng templo." Pero hanggang sa 23 taong paghahari ni Joash, hindi pa rin naipapaayos ng mga pari ang templo. Kaya ipinatawag ni Haring Joash si Jehoyada at ang iba pang mga pari at tinanong, "Bakit hindi pa ninyo naipapaayos ang templo? Simula ngayon, huwag na ninyong gagastusin ang mga pera para sa sarili ninyong pangangailangan. Dapat gastusin ito sa pagpapaayos ng templo." Pumayag ang mga pari na hindi na sila ang mangongolekta ng pera sa mga tao at hindi na rin sila ang magpapaayos ng templo. Kumuha si Jehoyada ng kahon at binutasan ang takip nito. Pagkatapos, inilagay niya ito sa tabi ng altar, sa gawing kanan, papasok sa templo ng Panginoon. Kung mayroong magbibigay ng pera sa templo, ang mga paring nagbabantay sa pintuan ang maglalagay nito sa kahon. Kapag puno na ang kahon, binibilang ng kalihim ng hari at ng punong pari ang pera at inilalagay nila ito sa mga lalagyan. Pagkatapos, ibibigay nila ang pera sa mga tao na namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga nagtatrabaho sa templo ng Panginoon, ang mga karpintero, mga mason, at iba pang mga manggagawa. Ito rin ang ginagamit nilang pambili ng kahoy at mga hinating bato para sa pagpapaayos ng templo ng Panginoon. Binabayaran din nila ang iba pang mga gastusin sa pagpapaayos nito. Hindi ginamit ang perang dinala sa templo sa paggawa ng mga pilak na planggana, mga panggupit ng mitsa ng mga ilaw, mga mangkok, mga trumpeta, o kahit anong gamit na ginto o pilak para sa templo ng Panginoon. Ibinayad ang pera sa mga manggagawa ng templo at sa mga materyales. Hindi na sila hinihinga ng listahan kung paano ginastos ang pera, dahil tapat at mapagkakatiwalaan sila. Ang perang ibinigay kasama ng mga handog na pambayad ng kasalanan at ng mga handog sa paglilinis ay hindi dinadala sa templo ng Panginoon, dahil para ito sa mga pari. Nang panahong iyon, si Haring Hazael ng Aram ay lumusob sa Gat at nasakop ito. Pagkatapos, binalak din niyang lusubin ang Jerusalem. Tinipon ni Haring Joash ang mga inihandog niya, pati ang lahat ng bagay na inihandog para sa Panginoon ng mga ninuno niya na sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahaziah na mga hari ng Huda. Ipinadala ni Joash ang lahat ng ito kay Hazael, pati na ang lahat ng ginto na naroon sa bodega ng templo ng Panginoon at ang mga nasa palasyo. Kaya hindi na lumusob si Hazael sa Jerusalem. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Joash at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang bandang huli, nagplano ang mga opisyal niya laban sa kanya at pinatay siya sa Betmilyo sa daang papunta sa Silya. Ang kanyang mga opisyal na pumatay sa kanya ay sina Josakar na anak ni Shimeat at Jehozabad na anak ni Shomer. Inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Amaziah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Israel.
13 kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehu na si Jehoahaz. Nang 23 taon ang paghahari ng anak ni Ahazaya na si Joash sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 17 taon. Masasama ang ginawa ni Jehoahaz sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa Israel. Hinayaan niyang masakop ito ni Haring Hazael ng Aram at ng anak nitong si Ben-Hadad ng matagal na panahon. Nanalangin si Jehoahaz sa Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon. Sapagkat nakita ng Panginoon ang sobrang kalupitan ng hari ng Aram sa Israel, binigyan sila ng Panginoon ng tao na magliligtas sa kanila mula sa mga taga-Aram. Kaya muling namuhay ng may kapayapaan ang mga Israelita tulad ng dati. Pero hindi sila tumigil sa paggawa ng mga kasalanang ginawa ng pamilya ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala nila. Nanatiling nakatayo ang posteng simbolo ng Diyosang si Asherah sa Samaria. Walang natira sa mga sundalo ni Jehoahaz maliban sa 50 mga ngabayo, 10 karwahe at 10,000 sundalo, dahil ang iba ay pinatay ng hari ng Aram na parang alikabok na tinapaktapakan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoahaz at ang lahat ng kanyang ginawa at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoahaz, inilibing siya sa Samaria sa libingan ng kanyang mga angkan, at ang anak niyang si Jehoash ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoash sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehoahaz na si Jehoaz nang 37 taon ng paghahari ni Joash sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amazaya ng Huda, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. Ang anak niyang si Jeroboam na ikalawa ang pumalit sa kanya bilang hari. Namatay si Eliseo. Nang magkasakit si Eliseo at malapit nang mamatay, pumunta sa kanya si Haring Jehoash noong buhay pa ito at umiyak. Sinabi ni Jehoash, ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel. Sinabi ni Eliseo, kumuha ka ng pana at mga palaso. Ginawa nga ito ni Jehoash. Sinabi ni Eliseo, hawakan mo ang pana. Habang hawak ito ni Jehoash, ipinatong ni Eliseo ang kamay niya kay Jehoash at sinabi, buksan mo ang bintana sa bandang silangan. Binuksan nga niya ito. Pagkatapos sinabi ni Eliseo, pumana ka. Pumana nga siya. Sinabi ni Eliseo, ang palasong iyon ay palatandaan na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban sa Aram. Tatalunin mo ang mga Arameyo sa Apek hanggang sa malipol sila. Muling sinabi ni Eliseo kay Jehoash na kumuha siya ng mga palaso. Nang makakuha siya, sinabi ni Eliseo, panain mo ang lupa. Pinana nga niya ang lupa ng 3 beses at huminto siya. Nagalit ang lingkod ng Diyos sa kanya at sinabi, pinana mo dapat ng 5 o 6 beses para tuluyan mong mawasak ang lahat ng Arameyo. Pero ngayon, 3 beses mo lang sila matatalo. Kinalaunan, namatay si Eliseo at inilibing. Tuwing tagsibol, may grupo ng mga tulisang Moabita na lumulusob sa Israel. Minsan, may mga Israelita na naglilibing ng patay, pero nang makita nila ang grupo ng mga Moabita na lumulusob, naihagis nila ang bangkay sa pinaglibingan kay Eliseo at sila ay tumakas. Nang sumagi ang bangkay sa mga buto ni Eliseo, nabuhay ang patay at tumayo. Pinahirapan ni Haring Hazael ng Aram ang Israel sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz, pero kinahabagan at inalala sila ng Panginoon dahil sa pangako niya kina Abraham, Isaac, at Jacob. Hanggang ngayon, hindi niya ito winawasak o itinatakwil.
namatay si Haring Hazael ng Aram at ang anak niyang si Ben-Hadad ang pumalit sa kanya bilang hari. Natalo ni Jehoash si Ben-Hadad ng 3 beses. Nabawi niya ang mga bayang kinuha ng ama ni Ben-Hadad na si Hazael mula sa ama niyang si Jehoahaz nang maglaban ang mga ito. Ang paghahari ni Amaziah sa Huda. 14 na kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Joash na si Amaziah nang 2 taon ng paghahari ng anak ni Jehoahaz na si Jehoash sa Israel. Si Amaziah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kapantay ng ginawa ni David na ninuno niya. Sinunod niya ang ama niyang si Joash. Hindi rin niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Nang matatag na ang paghahari ni Amaziah, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari, pero hindi niya ipinapatay ang mga anak nila. Dahil ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, sinabi ng Panginoon, huwag papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak, at ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang taong nagkasala lamang ang dapat managot sa kanyang mga kasalanan. Si Amaziah ang nakapatay ng 10,000 taga-Edom sa lambak ng asin. Nasakop niya ang Sela at pinalitan niya ang pangalan nito ng Jokteel. At hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang tawag sa lugar. Isang araw, nagsugo si Amaziah ng mga mensahero kay Haring Jehoash ng Israel, na anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya si Jehoash at sinabi, makipaglaban ka sa akin. Pero sinagot siya ni Haring Jehoash sa pamamagitan ng kwentong ito. Doon sa Lebanon ay may halamang may tinik na nagpadala ng mensahe sa puno ng sedro. Ipakasal mo ang anak mong babae sa anak kong lalaki. Pero may dumaang hayop mula sa gubat at tinapak-tapakan ang halamang may tinik. Amaziah, totoong natalo mo ang Edom at ipinagyayabang mo ito. Magdiwang ka at huwag ka nalang makipaglaban sa amin. Manatili ka nalang sa iyong lugar. Bakit gusto mo ng gulo na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at sa Huda? Pero hindi nakinig si Amaziah. Kaya nilusob siya ni Haring Jehoash at ng mga sundalo nito. Naglaban sila sa Bet-Shemesh, nasakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda, at ang bawat sundalo ng Huda ay tumakas pa uwi sa kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoash si Haring Amaziah roon sa Bet-Shemesh, at dinala niya siya sa Jerusalem. Pagkatapos, giniba ni Jehoash ang mga pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok na pintuan na 600 talampakan ang haba. Kinuha niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitan na nakita niya sa templo ng Panginoon at kabangyaman ng palasyo. Nagdala rin siya ng mga bihag pagbalik niya sa Samaria. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amaziah ng Huda, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. At ang anak niyang si Jeroboam na 2 ang pumalit sa kanya bilang hari. Nabuhay pa si Haring Amaziah ng Huda ng 15 taon matapos mamatay si Haring Jehoash ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amaziah ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. May mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin si Amaziah, kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lachish, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya, pabalik sa Jerusalem, at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ipinalit ng mga taga-Huda si Azariah na anak ni Amaziah bilang hari. Si Azariah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Muli niyang itinayo ang Elat at naging bahagi ulit ito ng Huda nang mamatay ang ama niyang si Amaziah. Ang paghahari ni Jeroboam na 2 sa Israel. Nagsimulang maghari sa buong Israel ang anak ni Joash na si Jeroboam na 2 nang 15 taon ng paghahari ni Amaziah sa Huda.
sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 41 taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nabawi niya ang mga teritoryo ng Israel sa pagitan ng Lebo Hamat hanggang sa dagat na patay, tulad ng ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng anak ni Amitai, na si Propeta Jonas na taga Gath-Hepher. Niloob ng Panginoon na mangyari ito dahil nakita niya ang paghihirap ng mga Israelita, alipin man o hindi, at walang sino mang makakatulong sa kanila. Dahil sinabi ng Panginoon na hindi niya aalisin ang Israel sa mundo, kaya iniligtas niya ang mga Israelita sa pamamagitan ni Jeroboam na ikalawa, na anak ni Joash. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jeroboam na ikalawa, at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pagbawi niya sa Damascus at Hamat na sakop noon ng Huda, ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jeroboam na ikalawa, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel, at ang anak niyang si Zacarias ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Azariah sa Huda. 15 kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Amaziah na si Azariah nang 27 taon ng paghahari ni Jeroboam na ikalawa sa Israel. Si Azariah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso roon. Binigyan siya ng Panginoon ng malubhang sakit sa balat, na hindi gumaling hanggang sa araw ng kamatayan niya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay. Si Jotam na anak niya ang siyang namahala sa palasyo ng Huda at sa mga mamamayan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Azariah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Azariah, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Jotam ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacarias sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jeroboam na ikalawa na si Zacarias nang 38 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Nakatira siya sa Samaria at naghari siya sa loob ng 6 na buwan. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nagplano ng masama ang anak ni Jabez na si Shalom laban kay Zacarias. Pinatay niya si Zacarias sa harap ng mga tao at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang pangyayari tungkol sa paghahari ni Zacarias ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon kay Jehu, "Ang mga angkan mo ay maghahari sa Israel hanggang sa 4th na henerasyon. Ang paghahari ni Shalom sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jabez na si Shalom nang 39 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 buwan. Pinatay siya ni Menahem na anak ni Gadi nang dumating ito sa Samaria galing Tirza. Si Menahem ang pumalit kay Shalom bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Shalom, pati ang balak niyang pagpatay kay Zacarias, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mga panahong iyon, nilusob ni Menahem ang Tifsa at ang mga lugar sa paligid nito hanggang sa Tirza, dahil ang mga naninirahan dito ay ayaw sumuko sa kanya. Pinatay niya ang lahat ng naninirahan dito at hinati ang tiyan ng mga buntis. Ang paghahari ni Menahem sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Gadi na si Menahem nang 39 na taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 10 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon.
Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito sa buong paghahari niya. Nang pumunta si Haring Tiglat-Pileser ng Assyria sa Israel para lusubin ito, binigyan siya ni Menahem ng 35 toneladang pilak para tulungan siya nito na mapatibay pa ng husto ang paghahari niya. Kinuha ni Menahem ang mga pilak sa mga mayayaman ng Israel sa pamamagitan ng pagpilit sa bawat isa sa kanila na magbigay ng 50 pirasong pilak. Kaya huminto sa paglusob ang hari ng Assyria at umuwi sa bansa niya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Menahem at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Menahem, ang anak niyang si Pekaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekaya sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Menahem na si Pekaya nang 50 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito. Nagplano ng masama ang anak ni Remalia na si Peka laban kay Pekaya. Si Peka ang commander ng mga sundalo ni Pekaya. Kasama ng 50 tao mula sa Gilead, pinatay ni Peka si Pekaya, pati sina Argob at Arie, sa matatag na gusali ng palasyo sa Samaria. Pinalitan ni Peka si Pekaya bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Pekaya at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Peka sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Remalia na si Peka nang 52 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 20 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito. Nang panahon ng paghahari ni Peka, nilusob ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria ang Israel at nasakop niya ang mga lungsod ng Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedesh at Hazor. Nasakop din niya ang Gilead, Galilea at ang buong lupain ng Naphtali. At dinala niya sa Assyria ang mga naninirahan dito bilang mga bihag. Pagkatapos, nagplano ng masama ang anak ni Ela na si Hosea laban sa anak ni Remalia na si Peka. Pinatay niya si Peka at pinalitan bilang hari. Nangyari ito nang 20 taon ng paghahari ng anak ni Uzziah na si Jotham sa Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Peka at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotham sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Uzziah na si Jotham nang 2 taon ng paghahari ng anak ni Remalia na si Peka sa Israel. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 taon. Ang ina niya ay si Jerusha na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Uzziah. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Si Jotham ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotham at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahon ng paghahari niya, sinimulang ipadala ng Panginoon sina Haring Rezin ng Aram at Haring Peka ng Israel para lusubin ang Huda. Nang mamatay si Jotham, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahaz sa Huda. 16 Naging hari ng Huda ang anak ni Jotham na si Ahaz na 17 taon ang paghahari ng anak ni Remalia na si Peka sa Israel. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 taon.
Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga naging hari ng Israel, at kahit ang kanyang anak ay inihandog niya sa apoy. Ginaya niya ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Nakipaglaban sina Haring Rezin ng Aram at Haring Peka ng Israel kay Ahaz. Nilusob nila ang Jerusalem, pero hindi nila ito nasakop. Nang panahong iyon, nabawi ni Haring Rezin ng Aram ang Elat sa pamamagitan ng pagpapalayas niya sa mga mamamayan ng Huda. At pumunta ang mga Arameyo roon para manirahan, at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nagsugo ng mga mensahero si Ahaz para sabihin kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, "Lingkod mo ako at kakampi. Iligtas mo ako sa mga kamay ng hari ng Aram at ng hari ng Israel na lumulusob sa akin." Kinuha ni Ahaz ang pilak at ginto sa templo ng Panginoon at mga kabangyaman sa palasyo, at ipinadala ito bilang regalo sa hari ng Assyria. Pumayag ang hari ng Assyria sa kahilingan ni Ahaz, kaya nilusob niya ang Damascus at sinakop ito. Dinala niya sa Kir ang mga naninirahan dito bilang mga bihag, at pinatay niya si Rezin. Pagkatapos, pumunta si Haring Ahaz sa Damascus para makipagkita kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Nang naroon na siya, may nakita siyang altar, kaya pinadalhan niya ang paring si Uriah ng plano ng altar, kasama ang mga detalye sa paggawa nito. Gumawa si Uriah ng altar ayon sa plano na ipinadala ni Ahaz, at natapos niya ang altar bago makabalik si Ahaz galing Damascus. Pagdating ni Haring Ahaz mula sa Damascus, nakita niya ang altar. Lumapit siya dito at nag-alay ng handog na sinusunog at handog na pagpaparangal, at ibinuhos niya sa altar ang handog na inumin, at winisikan ng dugo ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, tinanggal niya ang lumang tansong altar na nasa presensya ng Panginoon. Ito ay nasa pagitan ng bagong altar at ng templo ng Panginoon, at inilagay niya ito sa bandang hilaga ng bagong altar. Inutusan niya ang paring si Uriah, "Gamitin mo ang bagong altar para sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog tuwing umaga, at mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon tuwing gabi. Gamitin mo rin ito sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog, at handog ng pagpaparangal ng hari at ng mga tao, pati na rin ang kanilang mga handog na inumin. Iwisik mo sa bagong altar ang dugo ng handog na sinusunog at ng iba pang mga handog. Pero gagawin kong lugar na aking dalanginan ang tansong altar." At ginawa nga ng paring si Uriah ang lahat ng iniutos ni Haring Ahaz sa kanya. Pagkatapos, inalis ni Haring Ahaz ang mga dingding ng kariton at mga planggana na nasa ibabaw nito. Inalis rin niya ang malaking kawa ng tubig na tinatawag na dagat sa likod ng mga tansong toro, at inilagay ito sa patungang bato. Para masiyahan ang hari ng Assyria, inalis ni Ahaz sa palasyo ang bubong na ginagamit kung araw ng pamamahinga, at isinara ang daanan ng mga hari ng Huda papasok sa templo. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaz at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Hosea sa Israel. Ikalabimpitong kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Ela na si Hosea nang ikalabing dalawang taon ng paghahari ni Ahaz sa Huda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 9 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nilusob ni Haring Shalmaneser ng Assyria si Hosea at natalo niya ito, kaya napilitang magbayad ng buwis taon-taon ng Israel sa Assyria. Pero nagplano si Hosea laban sa hari ng Assyria sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Haring So ng Ehipto para makalaya sa kapangyarihan ng Assyria. Hindi na rin siya nagbayad ng buwis katulad ng ginagawa niya taon-taon. Nang malaman ng hari ng Assyria na nagtraidor si Hosea,
ipinadakip niya ito at ipinakulong. Pagkatapos, nilusob ng hari ng Assyria ang buong Israel. Sa loob ng 3 taon, pinaligiran niya ang Samaria. Nang 9 na taon ng paghahari ni Hosea, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria at dinala ang mga taga-Israel sa Assyria bilang mga bihag. Pinatira niya sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil nagkasala sila sa Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagpalaya mula sa kapangyarihan ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at ginaya nila ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Sumunod din sila sa kasuklam-suklam na pamumuhay ng mga hari nila. Palihim din silang gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa rin sila ng mga sambahan sa matataas na lugar, sa lahat ng bayan mula sa pinakamaliit na barangay hanggang sa malalaking napapadirang lungsod. Nagpatayo sila ng mga alaalang bato at mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah sa ibabaw ng bawat matataas na burol at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Nagsunog sila ng mga insenso sa bawat sambahan sa matataas na lugar, katulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Gumawa sila ng mga kasuklam-suklam na bagay na nakapagpapagalit sa Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kahit na sinabi ng Panginoon, "Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan." Paulit-ulit na nagpapadala ang Panginoon ng mga propeta para bigyang babala ang Israel at ang Huda. "Itigil ninyo ang mga kasuklam-suklam ninyong ginagawa. Sundin ninyo ang mga utos ko at tuntunin, ayon sa kautusan na iniutos ko sa inyong mga ninuno at ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta." Pero hindi sila nakinig. Matitigas ang ulo nila, katulad ng mga ninuno nilang walang tiwala sa Panginoon na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang tuntunin ng Panginoon, ang kasunduang ginawa niya sa mga ninuno nila, at hindi rin sila nakinig sa mga babala niya. Sinunod nila ang mga walang kwentang Diyos-Diyosan, at sila'y naging walang kwenta na rin. Ginawa nila ang mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon na ginagawa ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Itinakwil nila ang lahat ng utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa sila ng larawan ng 2 guya at posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Sumamba sila sa lahat ng bagay na nasa langit at kay Baal. Inihandog nila ang mga anak nila sa apoy. Sumangguni sila sa mga manghuhula, gumamit ng pangkukulam, at ipinagbili ang sarili nila sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At ito ang nakapagpagalit sa kanya. Galit na galit ang Panginoon sa Israel, kaya pinalayas niya ang mga ito sa harapan niya. Ang lahi lang ni Huda ang natira sa lupain. Pero kahit ang mga taga-Huda ay hindi rin sumunod sa mga utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Ginawa rin nila kung ano ang mga ginawa ng mga taga-Israel. Kaya itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mamamayan ng Israel. Ibinigay niya sila sa mga kaaway nila bilang parusa hanggang sa mawala sila sa kanyang presensya. Nangihiwalay ng Panginoon ang Israel sa kaharian ni David. Ginawang hari ng mga taga-Israel si Jeroboam na anak ni Nebat. Hinikayat ni Jeroboam ang mga taga-Israel sa pagtalikod sa Panginoon at siya ang nagtulak sa kanila sa paggawa ng napakalaking kasalanan. Nagpatuloy sa pagsunod ang mga taga-Israel sa mga kasalanan ni Jeroboam at hindi sila tumalikod dito hanggang sa pinalayas sila ng Panginoon sa kanyang harapan ayon sa babala niya sa kanila sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Kaya binihag ng Assyria ang lahat ng mamamayan ng Israel at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nanirahan ang mga taga-Assyria sa Israel. Nagpadala ang hari ng Assyria ng mga tao mula sa Babylonia, Kuta, Ava, Hamat at Sepharvaim at pinatira niya sila sa mga bayan ng Samaria para palitan ang mga Israelita. Sinakop ng mga taga-Assyria ang Samaria at ang iba pang mga bayan ng Israel. Sa simula pa lang ng pagtira nila roon ay hindi na sila sumamba sa Panginoon, kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga leon para patayin sila. Sinabi ng mga tao sa hari ng Assyria,
Ang mga pinatira mo sa mga bayan ng Samaria ay walang alam sa kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya nagpadala siya ng mga leon para patayin sila, dahil hindi nga nila nalalaman ang kanyang kautusan. Kaya nag-utos ang hari ng Assyria, pabalikin sa Samaria ang isa sa mga pari na binihag natin. Hayaan niyo siyang magturo sa mga bagong nakatira roon kung ano ang kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya ang isa sa mga pari na binihag mula sa Samaria ay bumalik at tumira sa Bethel. At tinuruan niya ang mga bagong nakatira roon kung paano sambahin ang Panginoon. Pero ang iba't ibang grupo ng mga taong ito ay patuloy pa rin sa paggawa ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan. Sa bawat bayan na tinitirhan nila, ay nilalagyan nila ng mga Diyos-Diyosan sa mga sambahan sa matataas na lugar na ginawa ng mga taga-Samaria. Ginawang Diyos ng mga taga-Babilonia si Sukot-Benot. Sinamba ng mga taga-Kuta ang Diyos nilang si Nergal. Sinamba naman ng mga taga-Hamat si Ashima. Sinamba ng mga taga-Ava ang Diyos nilang sina Nibhaz at Tartak. Sinunog naman sa apoy ng mga taga-Sepharvaim ang mga anak nila bilang handog sa Diyos nilang sina Adramelech at Anamelech. Sinamba nila ang Panginoon, pero pumili sila ng mga pari na mula sa kanila para mag-alay ng mga handog sa mga sambahan sa matataas na lugar. Kahit sinasamba nila ang Panginoon, patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ayon sa kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila ito. Wala silang takot sa Panginoon at hindi sila sumusunod sa mga tuntunin, mga turo at mga kautusan na ibinigay ng Panginoon sa lahi ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa ang Panginoon ng kasunduan sa mga Israelita at iniutos sa kanila, "Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan o lumuhod sa kanila o maglingkod o kaya'y maghandog sa kanila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila kong kapangyarihan at lakas. Ako lamang ang inyong sasambahin at hahandugan. Palagi ninyong sundin ang mga tuntunin, turo at mga kautusan na isinulat ko para sa inyo. Hindi kayo dapat sumamba sa ibang Diyos. Huwag ninyong kalimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Sa halip, ako lamang ang sambahin ninyo, ang Panginoon na inyong Diyos. Ako lang ang magliligtas sa inyo sa lahat ng kaaway ninyo." Pero hindi nakinig ang mga taong iyon at nagpatuloy sila sa dati nilang ginagawa. Habang sinasamba ng mga bagong naninirahan ang Panginoon, sumasamba rin sila sa mga Diyos-Diyosa nila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagawa ng mga angkan nila. Ang paghahari ni Hezekiah sa Huda. Ika-18 kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Ahaz na si Hezekiah ng 3 taon ng paghahari ng anak ni Ela na si Hosea sa Israel. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Ipinatanggal niya ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinadurog ang mga alaalang bato at ipinagiba ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Huda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Nanatili siyang tapat sa Panginoon at hindi siya tumalikod sa kanya. Sinunod niya ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Sumakan niya ang Panginoon, kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria at hindi niya ito pinaglingkuran. Nasakop ni Hezekiah ang Philistia hanggang sa Gaza at mga hangganan nito, mula sa mga bantayang tore hanggang sa napapadirang lungsod. Nang 4 na taon na paghahari ni Hezekiah, na siyang 7 taon ng paghahari ni Hosea sa Israel, lumusob si Haring Shalmaneser ng Assyria sa Israel at sinimulang paligiran ang bayan ng Samaria. Pagkalipas ng 3 taon,
Nang ika-anim na taon ng paghahari ni Hezekiah at ika-siyam na taon na paghahari ni Hosea, nasakop ng Assyria ang Samaria. Dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria at pinatira sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Panginoon na kanilang Diyos. Nilabag nila ang kanyang kasunduan at hindi sumunod sa lahat ng utos na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Hindi nila pinakinggan o sinunod ang mga utos nito. Nilusob ng Assyria ang Juda. Nang ikalabing apat na taon ng paghahari ni Hezekiah, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang lahat ng napapadirang lungsod ng Juda at sinakop ito. Kaya nagpadala ng mensahe si Haring Hezekiah sa hari ng Assyria sa Lachish. Nagkasala ako sa pagre-rebelde ko sa iyo. Ibibigay ko ang kahit anong hihilingin mo. Basta umalis ka lang dito sa amin. Kaya pinagbayad ng hari ng Assyria si Haring Hezekiah ng mga 10 toneladang pilak at 1 toneladang ginto. Ibinigay ni Hezekiah ang lahat ng pilak na nasa templo ng Panginoon at ang nasa kabangyaman ng palasyo. Ipinatanggal ni Hezekiah pati na ang mga ginto na nakabalot sa mga pintuan at hamba ng templo ng Panginoon at ibinigay niyang lahat sa hari ng Assyria. Ipinadala ng hari ng Assyria ang pinuno ng mga commander, mga punong opisyal at ang commander ng mga sundalo niya. Kasama nila ang napakaraming sundalo mula sa Lachish para harapin si Haring Hezekiah sa Jerusalem. Tumigil sila malapit sa may daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig kung saan naglalaba ang mga tao. Ipinatawag nila si Haring Hezekiah, pero ang pinapunta ng hari ay sina Eliakim na anak ni Hilkiah na namamahala ng palasyo, Shebna na kalihim at Joah na anak ni Asaph na namamahala ng mga kasulatan sa kaharian. Sinabi sa kanila ng commander ng mga sundalo, "Sabihin niyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi mo maabilidad at malakas ang mga sundalo mo, pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang ipinagmamalaki mo at nagre-rebelde ka sa akin? Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito ay parang nabaling tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo. Maaari ninyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa matataas na lugar, pati ng mga altar nito? At sinabi mo pa sa mga nakatira sa Jerusalem at mga lungsod ng Juda na sumamba sila sa nag-iisang altar doon sa Jerusalem? Ngayon, inaalok ka ng aking amo, ang hari ng Assyria. Bibigyan ka namin ng 2,000 kabayo, kung may 2,000 ka ring mga ngabayo. Hindi ka mananalo kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Bakit? Umaasa ka lang naman sa Ehipto na bibigyan ka nito ng mga karwahe at mga ngabayo. Iniisip mo bang hindi ako inutusan ng Panginoon na pumunta rito? Ang Panginoon mismo ang nag-utos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito. Sinabi ni na Eliakim, Shebna at Joah sa commander ng mga sundalo, "Pakiusap, kausapin mo kami sa wikang Aramiko, dahil naiintindihan din namin ang wikang ito. Huwag mong gamitin ang wikang Hebreyo, dahil maririnig ka ng mga taong nasa mga pader ng lungsod." Pero sumagot ang commander, "Inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito, hindi lang sa inyo at sa inyong hari, kundi sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Magugutom at mauuhaw kayong lahat kapag nilusob namin kayo. Kaya kakainin ninyo ang inyong mga dumi at iinumin ninyo ang inyong mga ihi." Pagkatapos, tumayo ang commander at sumigaw sa wikang Hebreyo, "Pakinggan ninyo ang mensahe ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ito ang sinabi niya, 'Huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Hindi niya kayo maililigtas mula sa mga kamay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya na magtiwala sa Panginoon kapag sinabi niya, "Tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon." Hindi ipapaubaya ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Ito ang ipinapasabi ng hari ng Assyria. Huwag na kayong lumaban sa akin. Sumuko na lang kayo.
Papayagan ko kayong kainin ang bunga ng inyong mga ubasan at mga puno ng igos, at inumin ang tubig sa sarili ninyong mga balon, hanggang sa dumating ako at dadalhin ko kayo sa lupain katulad din ng inyong lupain na may mga ubasan na magbibigay sa inyo ng bagong katas ng ubas, at may mga trigo na magagawa ninyong tinapay, at mayroon ding mga punong olibo at mga pulot. Piliin ninyo ang mabuhay kaysa ang mamatay. Huwag ninyo pakinggan si Hezekiah. Inililigaw lang niya kayo kapag sinasabi niyang, "Ililigtas tayo ng Panginoon." May mga Diyos ba sa ibang bansa na nailigtas ang kanilang bayan mula sa kamay ng hari ng Assyria? May nagawa ba ang mga Diyos ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena, at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa mga kamay ko? Alin sa mga Diyos ng mga bansang ito ang nakapagligtas sa kanilang bansa laban sa akin? Kaya papaano maililigtas ng Panginoon ang Jerusalem mula sa mga kamay ko? Hindi sumagot ang mga tao dahil inutusan sila ni Haring Hezekiah na huwag sumagot. Pagkatapos, pinunit nina Eliakim, Shebna at Joa ang damit nila sa sobrang kalungkutan. Bumalik sila kay Hezekiah at ipinaalam ang lahat ng sinabi ng commander ng mga sundalo. Humingi ng payo si Haring Hezekiah kay Isaias. Ika-19 na kabanata. Nang marinig ni Haring Hezekiah ang balita, pinunit niya ang kanyang damit. Nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya at pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. Pinapunta niya kay Propeta Isaias na anak ni Amos, sina Eliakim na tagapamahala ng palasyo, Shebna na kalihim, at ang mga punong pari na nakadamit ng sako. Pagdating nila kay Isaias, sinabi nila sa kanya, "Ito ang sinabi ni Haring Hezekiah, ito ang panahon ng paghihirap, pagtutuwid at kahihiyan, katulad tayo ng isang babae na malapit ng manganak, na wala ng lakas para iluwal ang sanggol. Ipinadala ng hari ng Assyria ang commander ng kanyang mga sundalo para kutsain ang Diyos na buhay. Baka sakaling narinig ng Panginoon na iyong Diyos ang lahat ng sinabi ng commander at parusahan ito sa sinabi niya. Kaya ipanalangin mo ang mga natira sa atin." Nang naipaalam na ng mga opisyal ni Haring Hezekiah ang mensahe kay Isaias, sinabi ni Isaias sa kanila, "Sabihin ninyo sa inyong amo na ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sa narinig mong paglapastangan sa akin ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Pakinggan mo, pupuspusin ko ng espiritu ang hari ng Assyria. Makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kaniya sa sarili niyang bansa, at doon ko siya ipapapatay sa pamamagitan ng espada." Muling nagbanta ang Assyria. Nang marinig ng commander na umalis na sa Lachish ang hari ng Assyria, at kasalukuyang nakikipaglaban sa Libna, pumunta siya roon. Nang makatanggap ng balita si Haring Sennacherib ng Assyria, nalulusubin sila ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, nagsugo siya ng mga mensahero kay Hezekiah para sabihin ito, "Huwag kang magpaloko sa inaasahan mong Diyos kapag sinabi niya, hindi ipapaubaya ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Makinig ka. Narinig mo kung ano ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa halos lahat ng bansa. Nilipol sila ng lubusan. Sa palagay mo ba makakaligtas ka? Nailigtas ba ang mga bansang ito ng Diyos nila? Ang mga lungsod ng Gozan, Haran, Reshef, at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Tel Asar ay nilipol ng mga ninuno ko. May nagawa ba ang hari ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena at Iva?" Ang panalangin ni Haring Hezekiah. Nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito. Pumunta siya sa templo ng Panginoon at inilapag ang sulat sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, nanalangin siya, "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin, kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Panginoon, pakinggan niyo po at tingnan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sennacherib na lumapastangan sa inyo. Panginoon, totoo po na nilipol ng mga hari ng Assyria ang maraming bansa. Winasak nila ang mga Diyos-Diyosa nila
sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa apoy, dahil hindi po ito mga totoong Diyos, kundi mga bato at kahoy lang na ginawa ng tao. Kaya Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lang, Panginoon, ang Diyos. Ang paglipol kay Sennacherib. Pagkatapos, nagpadala si Isaias na anak ni Amoz ng mensahe kay Hezekiah ng ganito, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang panalangin mo tungkol kay Haring Sennacherib ng Assyria. Ito ang sinabi ko laban sa kanya. Pinagtatawanan at iniinsulto ka ng mga naninirahan sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Umiiling-iling sila sa paghamak sa iyo habang nakatalikod ka. Sino ba ang hinahamak at nilalapastangan mo? Sino ang pinagtataasan mo ng boses at pinagyayabangan mo? Hindi ba't ako, ang banal na Diyos ng Israel? Kinutsa mo ako sa pamamagitan ng iyong mga sugo. Sinabi mo pa, sa pamamagitan ng aking maraming karwahe, naakyat ko ang matataas na bundok, pati na ang tuktok ng bundok ng Lebanon. Pinutol ko ang pinakamataas na mga puno ng sedro at natatanging sipres nito. Nakarating ako sa tuktok nito na may makapal na kagubatan. Naghukay ako ng balon sa ibang mga lugar at uminom ng tubig mula rito. Sa pagdaan ko natuyo ang mga sapa sa Ehipto. Totoo ngang winasak mo ang mga napapadirang lungsod. Pero hindi mo ba alam na matagal ko nang itinakda iyon? Mula pa noon, naplano ko na ito at ngayon, ginagawa ko na ito. Ang mga mamamayan ng mga lungsod na iyong nilipol ay nawalan ng lakas. Natakot sila at napahiya para silang mga damo sa parang na madaling malanta o mga damong tumutubo sa bubungan ng bahay na pagkatapos tumubo ay nalanta rin agad. Pero alam ko ang lahat tungkol sa iyo, kung saan ka nananatili, kung saan ka galing, kung saan ka pupunta, at kung gaano katindi ang galit mo sa akin. Dahil narinig ko ang galit mo at ang pagmamayabang sa akin, lalagyan ko ng kawit ang ilong mo, at bubusalan ko ang bibig mo, at hihilahin ka pabalik sa iyong pinagmulan, sa daan na iyong tinahak." Sinabi pa ni Isaias kay Hezekiah, "Ito ang tanda na iingatan ng Panginoon ang Jerusalem sa mga taga-Assyria. Sa taon na ito, ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumutubo lang ang kakainin ninyo. At sa susunod na taon, ang mga bunga naman ng mga tanim na tumubo mula sa dating tanim. Pero sa ikatlong taon, makakapagtanim na kayo ng trigo at makakaani. Makakapagtanim na rin kayo ng mga ubas at makakakain ng mga bunga nito. At ang mga natirang buhay sa Huda ay muling uunlad, katulad ng tanim na nagkakaugat ng malalim at namumunga. Sapagkat may mga matitirang buhay na mga ngalat mula sa Jerusalem, sa bundok ng Zion. Titiyakin ng Panginoong makapangyarihan na ito'y magaganap. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem, ni hindi makakapana kahit isang palaso rito. Hindi siya makakalapit na may pananggalang o kaya'y mapapaligiran ang lungsod para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya, sa daan na kanyang tinahak. Ako ang Panginoon ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan na tililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod." Kinagabihan, pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 kawal. Kinaumagahan, paggising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Nineveh at doon na tumira. Isang araw, habang sumasamba si Sennacherib sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya ng kanyang dalawang anak na lalaki na sina Adramelech at Sharezer sa pamamagitan ng espada at tumakas ang mga ito papunta sa Arara. At ang anak niyang si Esarhaddon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang pagkakasakit ni Hezekiah. Ikadalawampung kabanata. Nang panahong iyon,
Nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi, "Sinabi ng Panginoon na magdilim ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na." Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, "Panginoon, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo, at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo." At umiyak siya ng husto. Nang hindi pa nakakaalis si Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamamayan ko, at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng ninuno mong si David. Narinig ko ang panalangin mo, at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, makakabangon ka na, at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko, at dahil kay David na aking lingkod." Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekiah, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito, at gumaling siya. Noong hindi pa gumagaling si Hezekiah, nagtanong siya kay Isaias, "Ano ba ang magpapatunay na gagaling ako at makakapunta sa templo ng Panginoon sa 3rd araw mula ngayon?" Sumagot si Isaias, "Ito ang tanda na ibibigay ng Panginoon na magpapatunay na tutuparin niya ang pangako niya. Pumili ka sa 2 ito. Aatras ng 10 hakbang ang anino ng araw sa orasan o aabante ng 10 hakbang? Sumagot si Hezekiah, "Mas madaling umabante ng 10 hakbang ang anino. Kaya paatrasin mo na lang ito ng 10 hakbang. Kaya nanalangin si Isaias sa Panginoon at pinaatras ng Panginoon ng 10 hakbang ang anino ng araw sa orasan na ipinagawa ni Ahaz. Ang mga mensahero mula sa Babylonia. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Merodach Baladan na anak ni Haring Baladan ng Babylonia na nagkasakit si Hezekiah. Kaya nagpadala siya ng mga sulat at regalo kay Hezekiah. Malugod na tinanggap ni Hezekiah ang mga sugo at ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay sa taguan ng kayamanan niya, ang mga pila, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas, at ang iba pa niyang mga kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Samantala, pumunta si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah at nagtanong, "Saan ba nanggaling ang mga taong iyan? At ano ang kailangan nila?" Sumagot si Hezekiah, "Nanggaling sila sa malayong lugar, sa Babylonia." Nagtanong pa ang propeta, "Ano ang nakita nila sa palasyo mo?" Sumagot si Hezekiah, "Nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila." Pagkatapos sinabi ni Isaias kay Hezekiah, "Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Darating ang panahon na dadalhin sa Babylonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon. Walang matitira," sabi ng Panginoon. "At ang iba sa mga susunod na lahi mo ay bibihagin at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babylonia." Ang akala ni Hezekiah ay hindi pa mangyayari iyon, kundi magiging mapayapa at walang panganib sa kapanahunan niya. Kaya sinabi niya kay Isaias, "Maganda ang mensaheng iyon ng Panginoon na sinabi mo sa akin." Ang katapusan ng paghahari ni Hezekiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Hezekiah at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pagpapagawa niya ng imbaka ng tubig at dinadaluyan nito papunta sa lungsod, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Hezekiah, ang anak niyang si Manase ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Manase sa Huda. 21. Si Manase ay 12 taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 55 taon. Ang ina niya ay si Hephzibah. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon.
Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. Ipinatayo rin niya ang mga altar para kay Baal at nagpagawa ng posteng simbolo ng diyosang si Asherah tulad ng ipinagawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba siya sa lahat ng bagay na nasa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, ang lugar na sinabi ng Panginoon na pararangalan siya. Inilagay niya ang mga altar sa magkabilang panig ng bakuran ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Inihandog pa niya ang sarili niyang anak sa apoy. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga mangkukulam at mga manghuhula at nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng patay. Labis ang pagkakasala ni Manase na nakapagpagalit sa Panginoon. Ang ipinagawa niya na posteng simbolo ng diyosang si Asherah ay inilagay niya sa templo, ang lugar kung saan sinabi ng Panginoon kay David at sa anak nitong si Solomon, "Pararangalan ako habang buhay sa templong ito at sa Jerusalem, ang lugar na pinili ko sa lahat ng lahi ng Israel." Kung tutuparin lang ng mamamayan ng Israel ang lahat ng kautusan na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng lingkod kong si Moises, hindi ko papayagang palayasin sila sa lupaing ito na ibinigay ko sa mga ninuno nila. Pero ayaw makinig ng mga tao. Inudyokan sila ni Manase sa paggawa ng masasama at ang ginawa nila ay mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta, "Gumawa si Haring Manase ng Huda ng mga kasuklam-suklam na gawain na mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga amunitang nakatira sa lupaing ito bago dumating ang mga Israelita. Inudyokan niya ang mga taga-Huda sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan niya. Kaya ako ang Panginoon na Diyos ng Israel ay magpapadala ng kapahamakan sa Jerusalem at sa Huda. At ang bawat isa na makakarinig nito ay matatakot. Hahatulan ko ang Jerusalem katulad ng paghatol ko sa Samaria at sa sambahayan ni Haring Ahab. Lilinisin ko ang Jerusalem tulad ng pinggan na pinunasan at itinaob. Itatakwil ko kahit pa ang natira sa aking mga mamamayan at ibibigay ko sila sa mga kaaway nila bilang bihag. Mangyayari ito sa kanila dahil masama ang ginawa nila sa paningin ko at ginalit nila ako mula pa nang lumabas ang mga ninuno nila sa Ehipto hanggang ngayon." Maraming inosenteng tao ang pinatay ni Manase hanggang sa dumanak ang dugo sa mga daanan ng Jerusalem. Hindi pa kabilang dito ang kasalanan na ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Huda sa paningin ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Manase at lahat ng ginawa niya, pati ang mga kasalanan na ginawa niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Manase, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo na tinatawag na Uza, at ang anak niyang si Amon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Huda. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesulemet na taga Jotba at anak ni Haruz. Masama ang ginawa ni Amon sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Manase na kanyang ama. Sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ama, sinamba niya ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba nito, at itinakwil niya ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno niya. Hindi niya sinunod ang pamamaraan ng Panginoon. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya, at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mamamayan ng Huda ang lahat ng pumatay kay Haring Amon, at ang anak niyang si Josiah ang ipinalit nila bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amon at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Inilibing si Amon sa libingan niya sa hardin na tinatawag na Uza, at ang anak niyang si Josiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Josiah sa Huda. 22 kabanata.
Si Josiah ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 31 taon. Ang ina niya ay si Jedaida na taga Bozkat at anak ni Adaya. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David at lubos siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. Natagpuan sa templo ang aklat ng kautusan. Nang 18 taon ng paghahari ni Josiah, pinapunta niya sa templo ng Panginoon ang kanyang kalihim na si Shaphan, na anak ni Azalia at apo ni Meshulam, at sinabi, "Pumunta ka sa punong pari na si Hilkiah, at ipaipon mo sa kanya ang perang dinala ng mga tao sa templo ng Panginoon, na kinolekta ng mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo. Sabihin mo na ibigay niya ito sa mga taong pinagkakatiwala ang mamahala sa pagpapaayos ng templo, para ibayad sa mga manggagawa sa templo ng Panginoon, ang mga karpintero at mga kantero. Ang ibang pera ay ibibili nila ng mga kahoy at mga hinating bato na kailangan sa pagpapaayos ng templo. Hindi na sila kailangan panghanapan ng listahan kung paano ginastos ang pera dahil mapagkakatiwalaan sila." Sinabi ni Hilkiah na punong pari kay Shaphan na kalihim, "Nakita ko ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon." Ibinigay ni Hilkiah ang aklat kay Shaphan at binasa niya ito. Pagkatapos, pumunta si Shaphan sa hari at sinabi, "Kinuha na po ng mga opisyal ninyo ang pera sa templo at ibinigay sa mga katiwala na itinalaga sa pagpapaayos ng templo." Sinabi pa niya sa hari, "May ibinigay na aklat sa akin ang paring si Hilkiah," at binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa aklat ng kautusan, pinunit niya ang kanyang dami bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Inutusan niya si Hilkiah na pari, Ahikam na anak ni Shaphan, Akbor na anak ni Micaiah, Shaphan na kalihim, at Asaya na personal niyang lingkod. Sinabi niya, "Magtanong kayo sa Panginoon para sa akin at para sa mga mamamayan ng Huda tungkol sa nakasulat sa aklat na ito. Galit na galit ang Panginoon sa atin dahil hindi sumunod ang mga ninuno natin sa nakasulat dito. Hindi natin ginagawa ang mga ipinatutupad ng aklat na ito. Kaya pumunta ang paring si Hilkiah, Ahikam, Akbor, Shaphan at Asaya sa babaeng propeta na si Hulda para makipag-usap. Nakatira si Hulda sa 2nd distrito ng Jerusalem. Asawa siya ni Shalom na anak ni Tikva at apo ni Harhas. Si Shalom ang namamahala ng mga damit sa templo. Sinabi ni Hulda sa kanila, "Sabihin ninyo sa taong nagpadala sa inyo sa akin na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito ayon sa nasusulat sa aklat na binasa mo. Ipapakita ko ang galit ko sa lugar na ito at hindi ito titigil dahil itinakwil ako ng aking mga mamamayan at sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ginalit nila ako sa mga ginawa nila. Sabihin ninyo sa hari ng Huda na nagpadala sa inyo para magtanong sa Panginoon na hindi siya dapat mabahala sa mensaheng ito dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisi ka at nagpakumbaba sa harapan ko nang marinig mo ang sinabi ko na susumpain at lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito. Pinunit mo pa ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabi na habang buhay ka pa, hindi darating ang kapahamakan na ipapadala ko sa lugar na ito. Mamamatay ka ng may kapayapaan." At sinabi nila sa hari ang isinagot ni Hulda. Mga pagbabago na ginawa ni Josiah. 23rd Kabanata. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon, kasama ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem, mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga propeta. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kasunduan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, tumayo si Josiah sa gilid ng haligi at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon
Nasusunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos, katuruan, at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Sa ganitong paraan, matutupad ang ipinapatupad na kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat na ito, at nangako rin ang mga tao na tutupad sila sa kasunduan. Pagkatapos, inutusan ni Haring Josiah ang punong pari na si Hilkiah, ang mga paring pumapangalawa sa katungkulan ni Hilkiah, at ang mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo, na alisin sa templo ng Panginoon ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa pagsamba kina Baal, Asherah, at sa lahat ng bagay na nasa langit. Ipinasunog niya ito sa labas ng Jerusalem, sa bukid ng lambak ng Kidron, at dinala ang abo sa Bethel. Pinaalis niya sa tungkulin ang mga paring naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Ang mga paring ito ay pinagkakatiwalaan ng mga hari ng Huda sa pagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, doon sa mga bayan ng Huda at sa paligid ng Jerusalem. Nagsunog sila ng mga insenso para kay Baal at sa mga nasa langit, sa araw, buwan at mga bituin. Pinaalis din ni Haring Josiah ang posteng simbolo ng diyosang si Asherah sa templo ng Panginoon at dinala sa labas ng Jerusalem sa lambak ng Kidron at sinunog doon. Pagkatapos, ipinadurog niya ito ng pino at isinabog ang abo sa libingan ng mga tao. Ipinagibarin niya ang mga bahay ng mga lalaki at babaeng bayaran na nasa templo ng Panginoon, kung saan nananahi ang mga babae ng mga damit na ginagamit sa pagsamba kay Asherah. Pinabalik ni Josiah sa Jerusalem ang lahat ng pari na nakatira sa ibang mga bayan ng Huda. Dinungisan niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, mula sa Geba hanggang sa Beersheba, kung saan nagsusunog ang mga pari ng mga insenso. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa pintuan ni Josue, ang gobernador ng Jerusalem. Ang pintuan ito ay nasa kaliwang bahagi ng pintuan ng lungsod. Ang mga paring naglilingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar ay hindi pinayagang maglingkod sa altar ng Panginoon sa Jerusalem, pero pinayagan silang kumain ng tinapay na walang pampaalsa, kasama ng ibang mga pari. Ipinagiba rin ni Josiah ang altar ng Tophet sa lambak ng Ben-Hinnom para walang sino mang maghahandog ng mga anak nila sa pamamagitan ng apoy para kay Molech. Kinuha rin niya sa pintuan ng templo ng Panginoon ang mga kabayo na inialay ng mga hari ng Huda para sa araw. Ang mga kabayong ito ay nasa bandang bakura ng templo, malapit sa kwarto ng opisyal na si Nathan Melech. Sinunog din ni Josiah ang mga karwahe na inihahandog sa araw. Ipinagiba niya ang mga altar na ipinatayo ng mga hari ng Huda sa bubong ng kwarto ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manase sa bakura ng templo ng Panginoon. Ipinadurog niya ito ng pino at isinabog ang abo sa lambak ng Kidron. Dinungisan din niya ang mga sambahan sa matataas na lugar sa silangan ng Jerusalem at sa timog ng bundok ng kasamaan. Ang mga sambahang ito ay ipinatayo ni Haring Solomon ng Israel para kay Astoreth, ang kasuklam-suklam na diyosa ng mga Sidoneo, para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Moabita, at para rin kay Molech, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ipinaturog ni Josiah ang mga alaalang bato at pinagpuputol ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah. Pagkatapos, dinungisan niya ang mga lugar na iyon sa pamamagitan ng pagkalat ng mga buto ng tao. Ipinagiba din ni Josiah kahit ang altar sa mga sambahan sa matataas na lugar sa Bethel. Ang sambahang ito ay pinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Dinurog ito ni Josiah ng pino at sinunog, pati ang posteng simbolo ng diyosang si Asherah. At habang nakatitig siya sa paligid, nakita niya ang mga libingan sa gilid ng kabundukan. Ipinakuha niya ang mga buto sa mga libingan at sinunog niya roon sa altar sa Bethel para dungisan ito. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niya na nagpropesiya tungkol sa mga bagay na ito. Nagtanong si Haring Josiah, "Kaninong libingan iyan?" Sumagot ang mga mamamayan ng lungsod, "Libingan po ito ng lingkod ng Diyos na taga-Huda. Siya ang nagpropesiya tungkol sa mga ginawa ninyo ngayon sa altar sa Bethel." Sinabi ng hari, "Pabayaan lang ninyo ang libingan niya. Huwag ninyong kunin ang mga buto niya." Kaya hindi nila kinuha ang mga buto nito, pati ang buto ng mga propeta,
na taga Samaria. Pagkatapos giniba ni Josiah ang mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria, tulad ng ginawa niya sa Bethel. Ito ang mga sambahan na ipinagawa ng mga hari ng Israel na nakapagpagalit sa Panginoon. Pinatay ni Josiah ang lahat ng pari roon mismo sa mga altar ng mga sambahan na iyon. At sinunog niya ang buto ng mga tao sa mga altar na iyon para dungisan ito. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem. Ipinagdiwang ni Josiah ang pista ng paglampas ng anghel. Inutusan ni Josiah ang lahat ng tao. Ipagdiwang natin ang pista ng paglampas ng anghel para parangalan ang Panginoon na ating Diyos ayon sa nakasulat dito sa Aklat ng Kasunduan ng Diyos. Walang naging katulad ang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel mula pa ng panahon ng mga pinuno na namahala sa Israel at ng panahon ng mga hari ng Israel at Juda. Ipinagdiwang nila ang pista sa Jerusalem para parangalan ang Panginoon ng 18 taong paghahari ni Josiah. Pinalayas din ni Josiah sa Jerusalem at sa buong Juda ang mga espiritista na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, ang mga diyos ng mga tahanan, ang iba pang mga diyos-diyosan at ang lahat ng kasuklam-suklam na sinasamba ng mga tao. Ginawa ito ni Josiah para tuparin ang mga utos na nakasulat sa aklat na nakita ng paring si Hilkiah sa templo ng Panginoon. Wala pang naging hari na katulad ni Josiah na sumunod sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong lakas. Tinupad niya ang lahat ng kautusan ni Moises at wala ni isa man ang katulad niyang manungkulan kahit ang mga sumunod sa kanya. Pero kahit tinupad pa niya itong lahat, hindi pa rin nawala ang galit ng Panginoon sa Juda dahil sa lahat ng ginawa ni Manase na nakapagpagalit sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, "Palalayasin ko sa aking harapan ang Juda katulad ng ginawa ko sa Israel, at itatakwil ko ang Jerusalem, ang lungsod na aking pinili, at ang templong ito na sinabi kong dito ako pararangalan." Ang katapusan ng paghahari ni Josiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang naghahari pa si Josiah, si Paraon Neko na hari ng Ehipto ay pumunta sa ilog ng Euphrates para tulungan ang hari ng Assyria. Umalis si Haring Josiah at ang mga sundalo niya para makipaglaban kay Neko. Pero pinatay siya ni Neko nang magkita sila sa Megiddo. Isinakay ng kanyang lingkod ang bangkay niya sa karwahe at dinala pabalik sa Jerusalem at inilibing sa sarili niyang libingan. At ang anak niyang si Jehoahaz ang ipinalit na hari ng mga mamamayan ng Juda sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Juda. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Ang ina niya ay si Hamutal na taga Libna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Ibinilanggo niya si Paraon Neko sa Ribla na sakop ng lupain ng Hamat para hindi siya maghari sa Jerusalem. Pinagbayad ni Neko ang Juda ng 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto bilang buwis. Si Eliakim na isa pang anak ni Josiah ang ipinalit na hari ni Neko. Pinalitan ni Neko ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala ni Neko sa Ehipto at doon ito namatay. Pinagbayad ng buwis ni Haring Jehoiakim ang mga taga-Juda ayon sa kayamanan nila para ipambayad sa buwis na hinihingi ni Paraon Neko. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Juda. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Zebida na taga Ruma at anak ni Pedaya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. 24 na kabanata. Nang panahon ng paghahari ni Jehoiakim, nilusob ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Juda at sa loob ng 3 taon, napasailalim sa kanyang pamamahala si Jehoiakim. Pero sa huli, nagrebelde siya kay Nebuchadnezzar. Ipinadala ng Panginoon ang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga-Moab at taga-Amon para lusubin ang Juda.
ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Nangyari ito sa Huda ayon sa iniutos ng Panginoon para mapalayas niya ang mga ito sa harapan niya dahil sa mga kasalanang ginawa ni Manase. Ang pagpatay niya sa mga inosenteng tao at ang pagdanak ng dugo nito sa Jerusalem ay hindi mapapatawad ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Jehoiakim, ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumusob ang hari ng Ehipto dahil sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng teritoryo nito mula sa lambak ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Ang ina niya ay si Nehusta na taga Jerusalem at anak ni Elnatan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng ama niyang si Jehoiakim. Nang panahon ng paghahari niya, ang mga opisyal ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem at pinalibutan nito. Pumunta si Nebuchadnezzar sa Jerusalem habang pinalilibutan ng kanyang mga tauhan ang buong lungsod. At sumuko sa kanya si Haring Jehoiakim kasama ang kanyang ina, mga lingkod, mga tanyag na tao at mga opisyal. Nang 8 taon ang paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, binihag niya si Jehoiakim. Ayon sa sinabi noon ng Panginoon, kinuha ni Nebuchadnezzar ang lahat ng kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. At ang lahat ng gintong kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa templo ng Panginoon. At binihag niya ang 10,000 naninirahan sa Jerusalem, kasama ang lahat ng opisyal, pinakamahuhusay na sundalo, lahat ng mahuhusay na manggagawa at mga panday. Ang pinakamahihirap na tao lang ang natira. Binihag ni Nebuchadnezzar si Jehoiakim sa Babylonia, pati ang kanyang ina, mga asawa, mga opisyal, at ang mga tanyag na tao sa Huda. Binihag din ni Nebuchadnezzar ang 7,000 pinakamatatapang na sundalo, 1,000 mahuhusay na manggagawa at mga panday na mga sundalo rin. Ang ipinalit niya bilang hari ay si Matanya na tiyuhin ni Jehoiakim at pinalitan niya ang pangalan ni Matanya na Zedekiah. Ang paghahari ni Zedekiah sa Huda. Si Zedekiah ay 21 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal na taga Libna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ni Jehoiakim. Sa galit ng Panginoon, pinalayas niya sa harapan niya ang mga taga Jerusalem at taga Huda. Ang pagkawasak ng Jerusalem. 25 kabanata. Nagrebelde si Zedekiah sa hari ng Babylonia. Nang 10 araw ng 10 buwan, nang 9 na taon ng paghahari ni Zedekiah, lumusob si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ang buong sundalo niya sa Jerusalem. Nagkampo sila sa labas ng lungsod at nagtambak ng mga lupa sa gilid ng pader nito para makasampa sila. Pinalibutan nila ang lungsod hanggang 11 taon ng paghahari ni Zedekiah. Noong 9 na araw ng 4 na buwan ng taong din iyon, matindi na ang taggutom sa lungsod at wala nang makain ang mga tao. Winasak na ng mga taga-Babylonia ang 1 bahagi ng pader ng lungsod. Kaya naisip ni Zedekiah na tumakas kasama ang kanyang buong hukbo. Pero dahil sa napalibutan na sila ng mga taga-Babylonia, naghintay sila hanggang sa gumabi. Doon sila dumaan sa pintuan na nasa pagitan ng 2 pader, malapit sa halamanan ng hari. Tumakas sila patungo sa lambak ng Jordan, pero hinabol sila ng mga sundalo ng Babylonia at inabutan sila sa kapatagan ng Jericho. Humiwalay kay Zedekiah ang lahat ng sundalo niya at siya'y nahuli. Dinala siya sa hari ng Babylonia sa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay sa harapan niya ang mga anak niyang lalaki. Dinukit ang mga mata niya at nakakadena siyang dinala sa Babylonia. Giniba ang templo. Nang 7 araw ng 5 buwan, nang 19 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, pumunta sa Jerusalem si Nebuzaradan
na commander ng mga gwardiya ng hari ng Babylonia. Sinunog niya ang templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem, at ang lahat ng mahahalagang gusali. Sa pamamahala niya, giniba ng mga sundalo ng Babylonia ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem. At dinala niyang bihag ang mga natitirang tao sa lungsod, pati ang mga taong kumampi sa hari ng Babylonia. Pero itinira niya ang iba sa pinakamahihirap na tao para mag-alaga sa mga ubasan at bukirin. Sinira ng mga taga-Babylonia ang mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga haliging tanso, mga karitong ginagamit sa pag-iigib, at ang malaking lalagyan ng tubig na tanso na tinatawag nilang dagat. At dinala nila ang mga tanso sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kawali, mga pala, mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok, at ang iba pang tanso na ginagamit sa templo. Kinuha rin ni Nebuzaradan ang mga lalagyan ng baga, mga mangkok, at ang iba pang mga gamit na ginto at tila. Hindi matimbang ang mga tanso na mula sa dalawang haligi, sa malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at sa mga kariton na ginagamit sa pag-iigib ng tubig. Ito ang mga bagay na ipinagawa noon ni Solomon para sa templo ng Panginoon. Ang bawat haligi ay may taas na 27 talampakan. Ang 2 tanso na ulo ng bawat haligi ay may taas na 4 1/2 talampakan. Pinaikutan ito ng mga kadenang dugtong-dugtong at napapalibutan ng dekorasyong tanso na hugis prutas na pomegranata. Binihag din ni Nebuzaradan ang punong pari na si Seraiah, si Zephaniah na sumunod sa posisyon ni Seraiah, at ang 3 gwardiya ng pintuan ng templo. Ito pa ang mga nakita niya at dinalang bihag mula sa lungsod. Ang opisyal ng mga sundalo ng Huda, ang 5 tagapamahala ng hari, ang commander na kumukuha at nagsasanay ng mga taong magiging sundalo, at ang 6 na pupang mamamayan doon. Dinala silang lahat ni Nebuzaradan sa hari ng Babylonia na nasa Ribla, na sakop ng Hamat, at doon sila pinatay ng hari. Kaya ang mga mamamayan ng Huda ay binihag at dinala papalayo sa lupain nila. Si Gedalia na gobernador ng Huda. Pinili ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia si Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan bilang gobernador ng mga naiwang tao sa Huda. Nang marinig ito ng mga opisyal ng Huda at ng mga tauhan nila, pumunta sila kay Gedalia sa Mizpah. Sila ay sina Ishmael na anak ni Netanya, Johanan na anak ni Kareya, Seraiah na anak ni Tanhumer na taga Netofa, Jaazania na taga Maaka, at ang kanilang mga tauhan. Nanumpa si Gedalia sa kanila at sa mga tauhan nila. Huwag kayong matakot sa mga opisyal ng Babylonia. Manirahan lang kayo rito at paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia at walang mangyayari sa inyo. Pero nang 7 buwan ng taon na iyon, si Ishmael na anak ni Netanya at apo ni Elishama na miyembro ng sambahayan ng hari ay pumunta sa Mizpah. Kasama ang 10 tao, pinatay nila si Gedalia at ang mga kasama nitong taga-Huda at taga-Babylonia. Dahil dito, lahat ng tao sa Huda mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa, pati ang mga opisyal ng mga sundalo, ay tumakas papuntang Ehipto dahil natakot sila sa maaaring gawin sa kanila ng mga taga-Babylonia. Pinakawalan si Jehoiakim. Noong 37 taon ng pagkabihag ni Haring Jehoiakim ng Huda, naging hari ng Babylonia si Evil-Merodach. Pinalaya niya si Jehoiakim ng 27 araw ng 12 buwan ng taong din iyon. Mabait siya kay Jehoiakim at pinarangalan niya ito, higit sa ibang mga hari na binihag din sa Babylonia. Kaya hindi na nagsuot si Jehoiakim ng damit na para sa mga bilanggo, at mula noon ay kumakain na siya kasama ng hari. Araw-araw siyang binibigyan ng hari ng mga pangangailangan niya habang siya'y nabubuhay.